We'll be right back.
Yun, maganda maganda magandang gabi nga pala sa inyong lahat. Welcome sa coverage namin ng DPC EEU Division 1 Tour 2 Finals between Mind Games and Outsiders. This is Daddy A, kasama ko on the line, wala iba kundi si Tita Millionaire nyo, ate nyo KJ. Ayan, hello guys! Good evening sa inyong lahat! And yun na nga sabi ni Daddy, this is EEU DPC Playoffs na tayo. And this is game number one ng Mind Games and Outsiders. And nasa upper bracket semifinals na tayo. So, kumbaga, ang lapit na ng mga teams na to para makapag-qualify sa Stockholm Major, Daddy A. Mm-hmm. Meron pa nga tayong unexpectedly na napunta rito sa, ano, di ba? Sa, ito sa baba. Yung Team Spirit, nagulat ako, nandito sila, tinalo sila nakaraan ng BB team. Pero, yes, yun, yes, KJ, yes. Nasira yung parlay ko doon. Actually, maraming nasirang parlay doon kasi unexpectedly, nagulat ka yung Spirit na talo. Pero nakaraan din naman nung tama. Sila ng talo, nakaraan DPC eh. Pero again, HellRaisers naman. Pero siyempre, they will come back big. At kailangan talaga nila makakambak ng big dahil sila yung previous champion. Ang pangit naman kung marerelegate ka doon sa may Division 2 eh, di ba? Tama. Yeah, it's not ideal. Pero ito mga kaibigan, battle between Mind Games, dating Unique Outsiders, dating BP mga kaibigan. Pugna perspective rito ng Mind Games. Ito na nakikita ko, KJ. Dito sa region na to, medyo we love yung picking. Kakaiba yung drafting nung region. Itong Eastern Europe Division. Kakaiba. Oo. Kaya nga sabi ko, Daddy A, before pa magsimula itong EU, excited ako makast yung games dito sa CIS. Kasi nga, may compare and contrast mo kung ano yung difference between other regions. And sabi mo nga, kakaiba din talaga yung, alam mo yun, meta dito sa CIS region. Pero it really depends pa rin para sa akin. Nakikita ko kasi depende siya kung comfort hero din ng players yung nilalaro nila eh. So talagang, eto si Pugna, parati natin ito nakikita sa, let's say, Western Europe. Uso-uso talaga si Pugna. Pero nung first day, hindi natin siya masyadong nakita. And then yung second day, eto, especially Mind Games, sila yung gumagamit talaga ng Pugna dito sa region na to. Which is understandable kasi talagang kapag nandyan si Pugna, what madedeny yung mga hero sa game. Kasi nga, sobrang sakit ng nether ward. Hindi ka pwedeng mag-pick out ng hero na spam ng spam ng skill kasi masasaktan ka dito sa Pugna. And tingnan natin kasi sobrang sakit eh. Mapapos 5 kompleto sa Ricardo. Yun yung sabi namin ni Jay na may heal, may pang push, maganda sa team fight, nagbibigay din ng mana alongside with the HP. So talagang sobrang gandang hero na to. Class S kumbaga sa support. Yung totoo. Meron pa nga siyang decree, di ba? Sama o masasurvive, makapag-survive pa ng hero. Sa isang kinaganda ng Pugna, position 5, na kailangan pang problemahin ng mga heroes na kailangan problemahin ng mga hero na kailangan bigyan pansin na patayin si or else nandun siya Pugna walking fountain. Pero kita mo na makagan yung reaction ng outsiders, di ba? Kailangan nating we have to deal with this Pugna, pumikagad sila ng Ember Spirit. Pero kaso nga lang nakita ko to magus si Medusa for the side of Mind Games. Oo nga eh. Ito pa yung maganda kasi pwede silang combo din ni Pugna eh. Pugna, sabi mo nga walking fountain, pwede lang siyang nasa backlines. For outsiders naman, what's good about their lineup is they do have this KOTL naman na parang somewhat same sila ng function ni Pugna. May heal, may pang D-push, tapos tagabigay ng mana, maganda pang complement sa isang Ember Spirit kasi nga, di ba, isang chakram niya lang. Automatic, dalawang Sleight of Fist yung pwedeng ibitaw ng Ember Spirit. So, sila yung tipong natural combination way back. So, binabalik lang nila dito. And, one of comfort heroes din ng mid laner ng outsiders, eto nga si Ember Spirit. So, sinagutan naman nila, they do have this hero na kaya pumunta sa backlines, patayin kagad yung Pugna para hindi siya magiging problem sa teamfight mamaya. Okay, tama naman yung mga ban dito. Nag-ban rin immediately yung Mind Games ng Sniper, no? Yeah, sa mga ayaw rin nakalaban ng Medusa eh. Mga heroes. Makes sense. Tama, Daddy.
Nakikita ko paano ba? Minsan nakikita ko magandang counter against sa may Medusa. Is draw. Draw, Ranger. Tapos, pwede rin minsan Terror Blade. Kumpore sa scaling. Pero one time, nakakita ko ng Medusa KJ na natalo. Oo. Haskar at saka Urusa yung ginamit. Sabi ko nga nun, ito yung kulang ng boom nakaraan nung lumaban sila sa Medusa nung Fnatic. Sabi ko, Haskar yung kulang doon sa lineup na ginawa nung Extreme Gaming. Pero to Storm Spirit for Mind Games? Oo, Storm Spirit. Napakagandang pick. Isa sa mga sagot talaga sa mga support etong Spirit Brothers eh. Kasi alam mo na ikaw talaga yung unahan. Storm Spirit is the best counter for etong ang KOTL, especially sa team fight. Kasi ayaw na ayaw mong magbigay ng heals, napakaraming mana, magre-reset pa yung skills ng kasama. So, talagang sinagutan nyo ng mind games. But, speaking of sagot, Daddy A, there's the AM. AM basically counters everyone from mind games. Kasi kung makikita mo, puro mana dependent yung mga heroes na to. And isang mana void lang ng AM dito kay Pugna or di kaya kay Storm Spirit, kahit sinong katabi niyan, mabubura eh. Basta walang mana. Oh, yun lang. Basta walang mana. So, alam, natatakot lang talaga ako ngayon pag sa anti-mage pick. Siyempre, yung scaling, KJ. Yes. Yun lang nakakatakot na point eh. Kasi once yung Medusa, magkaroon siya ng Scaldi dito sa may game na to. Lalo, tatlong melee tong kalaban. Sobrang saya ng Medusa rito. Kasi yung point na magkaroon ng Scaldi yung Medusa, parang pabuo pa yung yata ng third item yung anti-mage na. Conforme siguro sa laning pace, ha? Oo. Yun yung mahirap kay AM eh, kung paano mo siya bibigyan ng space para tumaba siya at makapalag until late game. Kasi sabi, gaya na sabi mo Daddy A, mas mabilis yung scaling ng isang Medusa compared natin kay AM na kailangan niya pa ng Battle Fury in order for him na makapag-farm ng mas mabilis at makapantay, makasabay dito kay Medusa. So talaga it's gonna be Ember Spirit job na bigyan ng space itong si AM together with this strong offlaner and then position for tandem na KOTL plus Mars. So, dun ka na lang talaga aasa sa kanila kasi AM talagang 20 minutes above mo pa maaasahan or even 25 to 30 minutes pa. Unless, sobrang ganda lang naging laning pace niya or di kaya iba yung kanya maging build. Oh, totoo. Dito kasi, diba? Ano? Diba merong mga AM na hindi na nagpo-fury eh. Vanguard, defusal. No, pero this game, it depends on the situation. Kung kaya mag-fury, I think possible naman at sabayan ng late game since AM up against the heroes of mind games talagang maganda sa AM. Yun, totoo. Wala ka masyadong huli. Yun, tama. Ayun ang inaantay ko sabihin mo, KJ. Wala masyadong huli for the side of mind games. Wala silang natural stun. Kumbaga, ano lang bang pang-control nila doon? Electric Vortex, yun ko, kayang-kayang i-dodge ng anti-mage. Pwede rin uli ng Static Storm. Pero hindi ganun kadali. Oo, hindi ganun kadali. Kasi... Uy, Dazzle, nag-ban? Okay, yes, KJ. Yeah. Kasi, syempre, high mobility hero itong si AM. At saka, hindi lang si AM yung magiging kalaban dito. Ember. Oo, nandyan pa si Ember na pwede kayong sayawan sa backline. Especially itong dalawang supports ng mind game. So, talagang ang hirap dito sa game na to. Pero I really like the bans dito ng Outsiders. They banned out all those heroes na may disable at yung mga heroes na kayang bugbugin yung AM sa lane, which is ito nga si LC na isa sa main counter kay AM kasi kahit mag-counter spell ka dyan, once sa duel ka, madu-duel ka pa rin. And of course, itong si Slarder, which is a pretty good hero na kahit walang mana, kayang pumalag sa isang AM sa lane because of his bash. Iyo, totoo nga, dalawa silang hero. Although, pati yung Legion Commander na mayroong moment of courage. Beastmaster din, point out ko rin na isa rin sa mga ayaw na kalaban ng Undermage, syempre. Nandun yung Roar, tapos yung Burst na bossit sa lane, medyo mapapahirapan nga siya. Yes. So, tingnan natin kung ano magiging sagot nila dito. Kasi, onti na lang. Kailangan nila ng hero, siguro na merong disable. Kasi, sobrang hirap nito eh. Magiging pain si Storm Spirit if they don't have this offlane na disabler. Sino offlane nila? Underlord? Hindi pa masyado mabagal yung lineup nila. Imagine mo, ito na lang iisip ko sa ganito lineup eh. Kaya ako sabi yung turtle hero eh. Ewan, bagal na Medusa, bagal ng Underlord. Siguro meron yung Underlord na depush. Malakas yung magical damage. Kaso once na tumalon yung Storm Spirit, sino susunod?
yun lang. Siya nga yung magiging initiator dito for the side of mind games unless etong si eto si Underlord would go for this Rod of Athos. Kasi usually yun yung binibuild ng mga teams if ever they see na uy, wala tayong enough disable, kailangan ko ng Athos para mahuli. Kasi Athos plus yung kanyang Pit of Malice talagang instant lockdown. So, talagang maganda din naman si ano, si Underlord, isa sa mga heroes na mahirap talagang patayin sa may offlane plus yun nga could give out space then for Medusa to farm kasi hindi mo easily mababasag yung mga Torres, especially yung heroes dito ng outsiders, they don't have this fast push heroes, so talagang mainly magpa-farm lang din yung heroes ng outsiders unless gumawa ng gulo etong si Ember Spirit sa mapa kasi makaka-push lang sila sa tingin ko dito kapag nakakakuha ng kill yung apat na heroes and then magpa-farm lang sa AM, unlike sa mind games na they do have this pugna na alam mo na, malakas yung daming sa Tora. Kahit position 5 pa yan, as long as ayan, may mana yung pugna, kaya-kanyang unti-untiin yung Tora. Oo, yun nga. No? Conforme nga sa sa choice niya ng skills. No? Pero usually, bira na rin ako nakakita na nagmamax ng blast. Eh. Pero dito sa lineup yes. Nga nila, syempre kailangan nila ng pambasag na tarot. Tinatay kung pwede nga nilang gawin. Kasi ito, KJ, old reliable support. Sinakita ko sa side ng outsiders. Maganda, Keeper of the Light, saka Bane. Mm-mm. At least meron silang catch dito sa may Storm Spirit. Malakas. Meron silang grip. Mm-hmm. Sa laning phase. Yes, oo. Heroes nila. Pero KJ, up na yung ating draft. Kompleto na yung magkabilang panig. Tingin mo, kanino ka magpe-place ng bet? Kung may pang-bet lang ako, I would go for sa outsiders ako dito. Kasi hindi lang sa hero nila. Siguro pati sa players na din. Eto dating BP to eh. So, dating BP, totoo. Basically, nandun yung pangalan nila. Reliable yung mga players individually and team-wise. Kasi nakasko yung laban nila last time. Although natalo sila ng game 1. Game 1. They're able to come back on game 2 and game 3 naman. So, and this game, sa draft naman wise, talagang may tiwala ko sa AM. Kasi AM up against Storm Spirit, up against Pugna, Medusa, counter talaga siya eh. Depende na lang talaga sa kung ano yung magiging takbo ng laban. Kasi kapag nalugi yung AM, nalugi din yung other lanes ng outsiders, delikado yun. Kasi hindi makakahabol yung AM sa farming eh. Compared mo sa isang Medusa kapag lumamang sila sa lane. And yun nga, pahirapan to sa pagpupush dito sa outsiders. So, iniisip ko kung ano yung magiging takbo dito ng laban. Magiging passive ba or paparman lang nila yung isa't isa. Pero tingin ko kasi dito sa mind games, hindi nila pwedeng farman until late game yung kalaban eh. May specific na timing lang. Pero parang hindi rin ako nakakita ng gang potential dito sa side ng Unique tuloy. Ng mind games. Parang gusto lang nila talaga ipanalo yung lane. Dati kasing Unique to eh. Kasi ako lagi na naroon nila. Lagi na mga laro nila. Doon naman sa ibang liga, hindi naman DPC yun, Champions League. Medyo kakaiba nga yung mga nangyayari doon. Medyo labang yung diado. Pero let's see, mga kaibigan. Nagkakuha na nga ng runes. 2-4-2 lang. Medyo sumalo lang ng damage ni Sakoda. Ang sakit talaga na itong Thunderstrike, eh, no? Plus bug na right click. Bilis kasi ng right click na itong mga heroes na to. And ikaw as a support position 5, ayaw na ayaw mong mabawasan ka. Oh, speaking of magical damage, ha? Delikado yata si pare nating sa Koda. Pero napag-sustain. Let's see. Dalawang range yung umatake sa kanya. One more right click. Uy! Nabuhay pa si tropa. Pero yun nga yung ayaw mo dito. Na maubos sa sarili mo. Yes. Yung salt, yung tango na binili mo na supposed to be dapat para kay AM. Yun. Tama ka rin, KG. Masyado din kasi siya naging matapang doon eh, Daddy A, sa pagkuha ng bounty and I don't think it's worth it even though makuha mo yon. Ang dami mong, sabihin natin, nabigyan mo ng pera yung pagkakas. Uy, kaso, uy! Uy, pwede yata mo first blood and first blood, makukuha ni GBK mga kaibigan and there's a tip. Coming from DM. Yes. Yung talaga, no, yung effort-wise, paunahan talaga mag-level 2, magkakaroon ng advantage, guys. No? Kinapitalize si GBK with the Ember Spirit.
Oo, ang ganda ng timing din niya, Daddy A, kasi binubog ng creeps yung Storm Spirit during that searing chain. Kaya nakuha din ni GTK yung kill doon. And ganun talaga sa laning phase eh. Basta kung sino yung naunang mag-level 2, there's a chance na makakakuha ka talaga ng kill. Depende na lang talaga sa magiging skill build mo. And yun nga, GPK, na-recognize niya na, hindi na ako magta-third skill dito sa may middle lane. Kasi yun, ganun pa rin naman. Mababurn out lang din, mamawala lang kagad. So why not, let's go for this battle type na Ember Spirit. And usually ganito yung nagiging build ng mga Ember Spirit kapag yung opponent nila sa middle lane ay long range. Sasaktan nila with a sleight of fist para hindi makapag-lane sa lane. Usually, nakikita ko na pag sa Spirit Brothers kasi. Kapag ka... Wait a minute mo na, KJ, ha? Oo. Giniwala ng mana ito si Big Num. Nag-blink in! Si Pure! Okay, medyo hindi magandang blink in for the anti-mage. Medyo naging matapang. Tignan natin, nightmares there for this for Big Num and Brainstrap to follow. Ending na lang na tumpug na 2-0 for the side of Outsiders. So, balik ako lang siya na sabi ko kanina. Ember Spirit kasi... Nagpa-max lang siya ng flame guard. Gusto niya naka-max yung flame guard. Kapag yung isang brother yung katapat niya, yung Void Spirit, diba? Mm-mm. Medyo eagles yung Void Spirit. Lalo pag naka-max, yung... Nagpapatay na lang siya. Oo. Kasi knows, wala na siyang kwenta doon sa may top lane. Wala siyang mana, wala siyang HP. At the same time, para siyang pre-career for AM kung meron man gusto sa AM na ipadala. Padala. At saka mabili niya yung mga SAR at kung ano yung kailangan ng AM. Kasi kung makikita mo, Daddy A, namamagana din etong sa AM sa top lane. So, yeah. I agree with you, Daddy A, with regard dun sa may Ember Spirit at saka Void Spirit sa may middle lane. Hmm. Saan nagdadepende lang din talaga kung ano yung gusto mong mangyari dito sa game na to eh. Magpa-farm ka ba? Sasabayan mo ba yung AM sa pagpa-farm? Or you would go for this battle type na Ember Spirit kasi you know na kailangan mong gumawa ng gulo in order for AM to farm freely at madelay mo yung farm ng isang Medusa. So, tingin ko, ganun din naman. And eventually, pwede pa rin namang mag-transition yung isang Ember Spirit onto that Flame Guard later on kapag... Namaya, pwede. Kasi, isa din yung Flame Guard sa, alam mo yun, makakatulong sa isang Ember Spirit na makapag-farm out ng mabilisan. Compared mo sa naka-max out na searing chain din. Ayun, tama nga sinasabi doon ni KG. Pero time post. Merong technical problem yata. Yes, and shout out sa ating mga viewers dyan, Daddy A. At sa mga kaka-tune in pala, this is game number one. Ng Mind Games versus Outsiders, guys. Sa mga hindi nakakaalam, Outsiders are yung former... VP. Virtus Pro. And eto namang Mind Games ay dating unique. So, share nyo na yung live stream natin habang maaga pa. First series pa lang. There's a lot of series pa na susunod dito sa ating games. So, yun, totoo nga yan. Sabi nga ni KJ. So, tingnan natin, ha? At saka, kumain na din kayo. Masarap manood habang kumakain. Ginagawa mo ba yan, Daddy A? Oo, minsan. Ako, pero kumakain madalas. Ako sa computer. Actually, madalas. Eh. Kaya nilalanggam na yung ano ko. Okay, nakasanayan mo na kasi, di ba? Abang nanonood ka, di ba? Oo, tsaka wala kaming table sa bahay namin. Kaya dito na lang din ako kumakain sa tapat ng PC. And of course, hindi naman natin madedenay na halos lahat ng gamers ginagawa din yung pagkain sa PC. Unless magagalit yung nanay mo. Palahura ka. Gaganunin ka na nanay mo. Ba't din ka kumakain? Ang kalat-kalat mo, no? Oo. Dumi-dumi mo. Outsiders pala, no? Pati rin sa CSGO, Outsiders na rin yung BP rin. Mm-mm. Kasi, tingin ko, hindi papayag yung ano eh. Yung mga organizers na kapag dinala nila yung ano kasi yun eh, Russian team. Russian na nga. Org. Kaya lang, KJ, kaya ayaw nilang. Tataka lang ako. Pero yung gambit dito. Pero wait a minute. Kamainapod ng spear. Last yung illuminate. Talk ba naman itong sea slayer into the tower. Yung gambit nga, mayroon pang gambit sa CSGO. Ay, sa Dota. Ano? Pero sa CSGO, parang players na yata pangalan ng team nila. Correct me if I'm wrong, guys. Parang... Oo. Yung team pala, yung team. Yes.
Sa ngayon, almost all Russian teams talaga eh binabago nila yung team name nila. Pero dito may Gambit pa rin sa Dota. Oo. Pero hindi ko pa nakikita yung Gambit. Doon sa ngayon, sa Champions League. Oo. Ay, iba-iba liga yan, hindi DPC, KJ. Oo, ibang liga. Pero Dota pa rin. Nakita Dota ko din the day na meron pa rin Gambit eh. Pero yun nga lang, hindi kalakihan na tournaments yung nasasarihan nila compared yes, to nga sa mga teams na nag-change name just because of the war between, alam na natin. Diba? Yun, so, kaya nga nadali itong CIS eh, dahil din doon. Hinahabol na lang talaga natin. That is why, sa mga hindi nakakaalam guys, yung different yung ating structure dito or di kaya yung format ng CIS compared nyo sa mga kinas natin past DPC sa Sin China and Western NA and South America. Dito kasi double elimination kasi nagmamadali tayo Daddy A, no? Oh, parang at regional finals lang last time, no? Pero speaking of regional finals, no, parang yung China yata, parang nabasa ko yata na magkakaroon. Yes. Dahil di yata sila makasali sa major, no? Mm-hmm. Yan. Wala eh, nagsa-search din kasi yung COVID Daddy A. Kasi the last time, nadelay nga yung Chinese, di ba? Sa pagtapos ng kanilang DPC, just because nagsa-search na naman yung numbers ng COVID sa kanila. As well as nabalitaan ako, di ba? May bagong variant ng COVID. Yan na siya, boy! Oh, 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 tatlo? Tatlo. Tatlo, no? Mukhang Japoy na kami. Tingtik kay Japoy, ilan niya tayo? Naka-arcane rune, naka-aganims, naka-repression. Oo. Napakarami. Sinasayawan na lang kako ni Japoy yung nakaraan. Pero yun na nga, naka-recognize din dito ni DPK na ah, hindi ka pa level 6. Wala na. Tapos na. And nakita niya na nag-level. Oh, nag-level 6 siya eh nung namatay yung isang creeps na naiwan. So talagang yan, tinake niya na yung opportunity na makuha na naman etong si Storm Spirit diyan sa gitna. And if you're Storm Spirit, ayaw mong mangyari na mabaog ka sa may gitna, especially yes, nagbibigay ka ng free kill onto December Spirit kasi sobrang laking bagay niyan. Na maagang mag-online yung Ember Spirit kasi guguluhin niya yung farming ng kasama mo sa side lanes eh. Yun, isa pa doon sa mabawi ka sa farm. Ayun, saka siya lang magbibigay ng space para sa ibang kakampi. Given natin na may lineup nila, sobrang bagal KJ, pero ito na nga. He will zip in mga kaibigan, pero nakakanino ba yung haste? Wall of lightning out. Ligtas naman tong si Aincrad. At magre-react na agad yung mga supports. Nandun na nga yung Chakra Magic given dito kay GPK. Sobrang ganda ng lane itong Ember Spirit na to, ha? Kaya nga eh, sobrang ganda eh. Nakakuha ng dalawang kill. Meron ka pang kasamang KOTL sa team na nandyan lang sa gilid mo. Para bigyan ka ng mana. And then pwede ka lang mag-spam anytime ng Sleight of Fist dyan sa may gitna. Tsaka makikita mo yung supports din ng Outsiders. We're very active sa mapa. Teka. Oh, ito na nga. Nandun yung kinetic field. Let's see. Slide of his pinakawala naman ito ni GPK. I-manage sa brought down itong KOTL. Pero delikado ang buhay rito na Storm Spirit. He will zip out. Kaso nga lang, aabutin siya ng Spirit Brothers. Meron din mobility ko itong Ember. Slayer have to run. Aabulin pa siya ng Ember Spirit. Pero Dane's na KG. Mukhang stocks na lang ang kukuha na rito ni GPK. Saka si Slayer, I think magpapa ano na lang siya. Magli-leech na lang siya ng experience dito kay GPK. Pero GPK, hindi niya kaya yan. Masyado pang mababa yung level niya dito. Oo. Yung damage kasi coming from him, talaga sa Sleight of Fist lang. Kapag wala siyang Sleight of Fist, bubugbugin siya ng neutral. And alam mo naman yung neutral sa meta natin ngayon, Daddy A, napakalakas. Lakas, oo. Oh, nakakainis. Ang kinaganda lang dito, syempre, nandun na yung mga one of the key components na nagpapalakas sa Ember Spirit. Itong Orb of Corrosion, goods na eh, no? Threads Orb of Corrosion, KJ, goods na, masakit na yung slight. Oo. Yan lang talaga, sapat na para bugbugin ng isang Ember Spirit, yung Storm sa may gitna eh. Kahit may katulong pa yan, basta as long as nakakapag-spam out ng Sleight of Fist tearing chain ito sa Ember Spirit sa gitna, walang problema eh. Kita mo yung dalawang support ng Outsiders, kabawin yung turn sa game na to. Oo, ayaw nilang bigyan ng recovery walang stage, rune. No? Yes, oo, hindi nila, inaayaan na makapag-recover yung Storm. Medyo yun lang kalungkutan dito for the side of mind games, di ba?
Sobrang kailangan nila yung Storm kasi yun lang yung highly mobile na hero sa kanila. The rest parang immobile na halos lahat eh. Medusa, Mabagal, itong Underlord, Rapid Lord. Si Underlord, ganun din. Kaso nga lang, ang kinaganda lang sa Underlord nila, medyo napapabagal niya yung farm dito ng isang anti-mage against sa counter Medusa. Compared mo sa Medusa na nakakapag-farm ng maayos, ang maganda din kay Medusa is she is a hero na pwede mag-jungle anytime. Katulad na to, na yung level niya, so pwede na siya mag-jungle. Unlike AM na kailangan pa ng Fury eh. Makakapag-jungle ka, yes, but sobrang slow ng farm mo. Kumpara mo kay Medusa na, okay, makakakuha pa ng stack si Medusa. Si AM, hindi. Isa-isa lang yung makukuha niya. Yun. Kasi diba? Yung Medusa, kaya rin mag-stack para sa sarili niya. O si GPK naman, yung gumagawa ng paraan na kahit papano kung hindi man nakakapag-farm si AM ngayon na maayos, ganun din naman yung isang Storm Spirit sa lane. And isa din sa importante na makapag-farm, makabawi si Storm Spirit sa laning phase dito, daddy, or di kaya kahit farm lang. Oy? Oy, meron pang deck repay save nga rito mga kaibigan, na right clicks will not go in. Ito na nga yung Storm, Ball of Lightning mga kaibigan, going in, ending na lang ito ng anti-mage pero kapalit, isong Underlord. Mukhang pwede natin makaganti itong Storm Spirit pero GPK will turn into the face of natin yung Pugna. Namatay yung Pugna habang si Incrad haanga doon sa may tower. Nag-pop ng battle si GPK to sustain yung kanya mana and also yung health. 2 teleportation coming from the support. Uy! Larut! Uy! Illuminate! Laro ko brains up! Sabi naman yun, no? GPK, in-outplay niya lang yung Storm Spirit doon, daddy. Nakita mo yung ginawa niya? Doon sa... Hearing taint eh. Oo, tsaka ang ginawa niya, pinuto niya na mag-ultimate siya, babalik siya doon. And nakikita kasi ng Storm Spirit, aning Ember Spirit na may ano pa, Nether Ward ni Pugna. So, hindi siya nag-i-skill lang basta-basta. Lumalayo siya and tinitingnan niya na, okay, pawala na yung Nether Ward. So, pwede ko nang balikan yung Storm Spirit dito. Naging greedy din si Storm Spirit eh. Kasi wala nang buhay yung Ember, nakita niya. Nag-zipin siya doon sa under the tower. So, grabe. Sobrang outplayed ni GPK itong Storm Spirit dito sa may top lane. Eh, alam naman natin, isa sa mga galing din na mid laner itong si GPK, lalo sa Eastern Europe. Siya, alam ko, siya yung pinakamalakas na mid laner sa CIS sa ngayon. Aside from, I think, no one. Pero si no one kasi eh. Ewan ko, baka, ano na. May mga ganun kasi sabi nila na, may sabi sa theory nun na talaga kapag bata ka, mas mabilis yung reflexes mo compared sa mga old players. Yeah, no, sinasabi naman, sinasabi naman ni Jules yun. Kasi Jules yung nakakasama ko dalas na sa kaseto lately. Sinasabi ni Jules yun, siyempre pa mga bata mabibilis pang pumindo. Unlike nung, di ba, siyempre, sabi ni Jules, kakaedad ka na, di ba, iba na. Kahit araw-araw ka naglalaro? Pero siya, nag-reflect pa rin siguro yung edad. Oo, yung ano no. Iba yung bata eh. Reaction time. Oo. Meron ko na basa si ano yata nagsabi nun eh. Fear. Uy. Pero nahila. Uy, buhay pa ata oh. Muti ka na. Medyo malungkot yun kung mabubuhay mga kaibigan yung ano. Yung Bane for the side ng outsiders. Nandun yung Pugna, tuhil itong Storm Spirit. At hindi pa rin sila pipigil. Ito na nga mga kaibigan, Storm Spirit. Diving dito sa may low ground. Controlling itong KOTL. Damage is down. Tapos GPK going upwards. Kaso nga lang, he will determine into his place. Wag lang, ganda nga lang ng ano dun. Ng glimpse back. Oo, tsaka may regen din itong si Storm Spirit. And tingin ko, yung team fight na yun, I would like to commend itong si Pugna kasi si Pugna yung nagbigay ng mana dito kay Storm Spirit to be able na makapag-zip in siya para mapatay itong ang si KOTL kasi hindi din inaasahan ng outsiders na lalaban pa yung mind games doon. Kasi na, ano eh, nagastos na nila, iniisip niya, nagastos na yung mana ng Storm Spirit, wala na pang in yan. Wala na. And such. Kasi si Storm Spirit lang talaga yung aasahan dito ng mind games na gumawa ng ganung play.
kapag walang mana si Storm, parang there's no threat na may papatay, may mamamatay dito sa side ng outsiders. But again, caught off guard nga yung ginawa nila. Hindi nila na napansin na hinil pala ni Pugna yung mana din ng Storm doon sa fight na yan. Yung nga eh, kaya sobrang ganda talaga ng Pugna support eh, no? Dito nga right now dito sa meta natin. Natakot lang ito, tuloy-tuloy yung pag-scale ng Medusa, number one sa network. Habang yung anti-mage still farming, finding yung kanyang battle fury, pero parang isang component na lang yata ang kulang niya. KJ, habang ang gandang find for the side ng outsiders, let's see kung kaya nga nila i-brought down yung Medusa. Nandun yung Static Storm, wind drop down, pero ito na naman si Big Nom, healing itong Medusa. Zip in, GPK's being controlled, oh no, Ember Spirit's down. They might chase, glimpse back for the Keeper of the Light. Yamich might be next, and 9-9 yung ating scoreline. Pero yung ating network, KJ, making it okay, network lead for the side ng Mind Games at yung mid tower na basag pa. Rado Patos na rin for Underlord. Eto na naman yung problema dito. Kahit lumamang yung Ember Spirit, mapatay ka lang ng ilang beses. Talagang, oo, madedelay yung farm mo. And eto yung ayaw mo sa isang Ember Spirit na yung build is 1 and 2. Diba? Ayun. Yung side fissuring chain, kasi hindi ka makakabawi ka agad. Kailangan mong humanap ng kill, humanap ng gulo as much as possible para pakinabangan mo yung naging skill build mo. Eh, yun yung skill build ng Ember Spirit eh. Yun, so, makikita mo, parati silang lumalaban dyan sa may gitna kasi this is still AM na kailangan nilang bigyan ng space. Ginagawa nila to, yung makipaglaban dyan sa gitna para talaga matiwasay lang yung pagpa-farm ng isang AM. Yun, no, they have the great space. Oo, I know. For one and two kasi yung build niya eh. So, talagang gulo ang hanap ni Ember Spirit dito. And unti-unti na nakakabawi itong si Storm. Daddy A, meron siyang apat tatananal. Ang alam ko, tapos he's going for BKB. Hindi na nagiging build ng Storm, no? Oo, yun. Bakit, AJ, bakit? Kasi nga, dati may nausong parang fountain to fountain yata yun na ano, na Storm Spirit. Kasi nga, Daddy A, diba, sa meta natin ngayon, ang yung null, kapag 25 minutes na, doble na. Doble na yung binibigay na stats. So, maganda pa rin siya kapag late game. Kaya, yun na lang yung nagiging sagot siguro ng Storm Spirit sa ngayon. Kasi sobrang hirap niya din. Usually, nakikita ko yung Storm Spirit na ganito yung nagiging build kapag sobrang hirap nila eh. Kasi somewhat, at least, etong null, nagbibigay ng napakaraming mana sa kanila at saka at low cost. Ganon. Pero tingin ko kapag may pera naman yung Storm Spirit, talagang a-item yung isang Storm eh. Pero this game kasi, kita naman natin yung naging lagay niya sa may middle lane. Sobrang hirap. Sobrang napahirapan eh. Oo, sobrang hirap ng naging sitwasyon niya doon. Ilang beses siya na-own ni GPK. Pero okay, naganda lang. Nung nagkaroon na tayo ng mga short skirmishes, eh, medyo nakabawi na inside rito ng Mind Games. Nakuha pa nga nila yung mid lane tower. Maganda naman yung farm ng kanila Medusa. Kailangan lang tuloy-tuloy yung pag-snowball. Pero nakita ko lang, next item yata ng Medusa rito is yung Crystallis. Mukhang buo na yata. Oh, is going for that, ano ha, damage na item ng Medusa. Siguro kasi, he knows na kailangan nila ng damage in terms of teamfight. At gusto niya na siguro sumama. Shadow Amulet, wala silang detection? Alam ba nila? Wala kang detection yung mga supports. So, maganda yung information na mapaprovide nga ito ni Sakoda, pero naramdaman yata ni Slayer. Okay, nilapag na yung sentry. Pinatulog mga kaibigan yung Disruptor. Eto na nga, papasok mga kaibigan yung Mars. Kaso nilapag yung Static Storm, Bane is down. At nandun yung Fiend's Gate. Napabalik. Underlord, glimpse back. Mars is in danger, mga kaibigan. Iniigupan nga siya rito ng Hell with the Life Drain. At babalik ulit yung Peto Shara going to the top lane. What the Fiend's Gate, eh, no? Nakakainis nga itong si Underlord eh. Kasi ang bilis niya mag-clear out ng wave. And if you're AM, sobrang mahihirapan kang katapat itong si Underlord. Kasi every time na nakakalasit ng creep si Underlord, tumataas yung kanyang base damage. Kaya sobrang nahihirapan din talaga yung AM sa may top lane. At saka naging aggressive din sila nung early, di ba? Nakita naman natin yung Daddy A. Na 3-9 nilang labanan, pero yun nga sobrang kunat ng Underlord. And imagine mo, he does have the Atos na plus, meron pa siyang BKB. Oh, na-pins grip! Oh, kaso nga lang, napop niya yung BKB. Tignan natin kung sapat naman dito yung right leg damage coming from the side
of outsiders. Here comes Big Nam trying to save his comrade. Zipping coming from the storm. Underlord is dead. Incred, mga kaibigan, with the electric vortex is my bane. Pero Spirit Butters, grabe mga kaibigan. Oo, zipping in, zipping out to each other. Aabutin mga kaibigan ng Storm Spirit ito si GPK. Nandun yung first kill ni Slayer. At nandun yung kinetic field mga kaibigan. Fire Remnant out. One more right click coming from the Storm Spirit. And that's a killing spree for Incred. Oh, nakabawi na talaga yung Storm Spirit nakabawi sa game na to. Oh. Oh, at meron na din siyang BKB dati eh. So, ito, isa to sa mga item na gugustuhin mo dahil mape-prevent yung possible kill na pwedeng gawin ng side ng outsiders. And yun na nga, sobrang timing din ng BKB ng Underlord. Tumagal siya doon sa fight na yun. So, nakakuha pa ng mas magandang trade itong mind games dahil sa nangyari. And speaking of magandang trade, nakakuha pa sila ng another objective aside from those two kills na nakuha nila sa top lane. So, sobrang sulit ng nagawa doon ni Petusara. Inalay niya nila yung sarili niya. Hirap kasi banggitin ang pangalan, no? Petusara. Pero yun nga lang, ang ganda kasi ng pagkakagamit niya ng BKB, no? Ato oh, nag-grip siya, na-control siya ng grip, walang damage siya pumapasok. So nagkaroon pa ng point na nakabaka pa yung ibang kampe. Kala ko nga eh, mabubuhay pa siya dun sa may light brain. Kaso nga lang, sobrang baba na ng health. Kaso nga lang, kung nabuhay yun, Diyos ko dahil, hindi na nakatakbo. Tingin ko si GPK na sobrang layo. Oo. Sobrang delay na nga yung item ni GPK dito eh. So sa lagay na to, talagang aasa ka na lang sa isang AM on this game. Although maganda yung pinakita ni GPK, pero yun na nga, nagkaroon sila ng mga mistakes dyan sa may gitna na nakabawi yung mind games. And hindi ka na basta-basta makakalabas dito. And this is the time na pwede nang mag-push forward yung side ng mind games. Kung makikita mo kasi yung naging item build dito ng Medusa, pure damage dati. Yes, hindi siya yung typical Medusa na defensive kahit na would go for that Eye of Skadi. Kasi he knows na ba't ako magiging defensive dito, eh mayaman na yung mga kasama ko. Mayaman si Underlord, pwede sila maging aggressive, may panghuli sila, nandiyan si Storm na nakabawi. Plus, yun na nga, may panghuli sila, Rod of Atos. So, oy, Pinsky! Wala, pinatulog lang. Mababangsit na pala to, AM. Okay. Umaano lang. Rumarat doto lang. Kailangan niyang gawin. Uy, yun na naman. Sakal. Nabreak smoke. Nag-grip yung ano, mga kaibigan niya, Storm. Pero kaso nga lang, doon yung Pain of Malice. Pain is in danger, mga kaibigan. Pain is down. BKB has been popped by DPK. Napatay niya rito yung Pugna. And they will go out. Napalaban bigla. Nabreak yung smoke. Oo. Pero tingin ko naman, ano ba, maganda ba yon for the side of outsiders? Tingin ko okay lang din. As long as napapatigal nila yung laban dito, mas tumataas yung chance na pwede pa silang manalo. Kasi yun na nga, AM game pa rin to eh. Compared mo sa heroes ng kalaban, talagang kapag si AM umaman ng todo, ang hirap din patayin eh. Kaso, kailangan pa talaga siyang mag-late game. Kasi sa ngayon, Fury is not enough para labanan itong mind games. Compared sa mind games na well-equipped, may Aegis pa, mayaman na yung mga core. So, pwede Silver talaga Edge, Medusa. Pumalag ng pumalag. Ito nga, hindi na nga siya mag-ano dito, Eye of Skadi, oh. Kasi typically, di ba, Eye of Skadi kaagad si Medusa pag-tapos ng Manta. Pero dito kasi, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maging defensive. Gusto mo maging offensive dito kasi ayaw mong mag-late game masyado yung laro. Although late game wise, Medusa is still Medusa, malakas pa rin. Pero yun nga, counter kasi yung hero sa kanya eh. So gusto mo wala na si... tapusin ka agad. Yun, totoo nga. Hindi rin kasi ganun kaganda yung catch rito ng mind games eh. Kaya ito mo, yung Underlord going for Basher, siguro might be an abyssal blade mamaya. So, dagdag crowd control for them. So, ba't tumatagal? Siyempre, AM pa rin yung kalaban dito ng isang Medusa, no? Tingin ko, magbibkb siya, no? Para hindi siya ma-burn na ng mana later on, no? Tama ba, KJ? Oo. At saka, para kaya niyang tayuan yung AM kapag suntukan na yung labanan. Kasi yun lang talaga yung problema kay Medusa kapag naubos yung mana niya, papel masyado, eh. Ito, hindi ko magbabutterfly yata itong Medusa mama. Pwede. Maganda agad sa isang anti-mage. Kasi hindi naman mag-MKB kagad itong AM.
BKB ano, BKB butterfly for Medusa kung gusto nilang tapusin na talaga yung laban. Kasi tama ka daddy, hindi naman typically nag-MTB yung isang AM situation na lang. Usually yung AM ang magiging item niya na yan, nakamanta style, life study, pampakunat para hindi siya kagad ma-burst down. And, patukara, ang maganda dito sa Underlord, hindi sila nagde-depende talaga sa Medusa alone eh. Dumadami din siya. Nakapala ko yung nakaligtas pa, ano? Sa Koda. Ang ano eh. Walang vision. Wala nga silang vision, no? Napakakulit ng Bane, no? Nakapagbigay siya ng magandang information para dito sa Outsiders. Para sa akin, maganda yung information na yun kasi malalaman ni AM yung position ng kalaban eh. Meaning to say, makakaiwas siya. Tama. Nandala mo naman sa AM, napakabilis lang kapag nakita niya, yung heroes dito ng Mind Games nasa top lane, sige sa bottom lane na lang ako magpa-farm kasi kailangan yata at least 2 to 3 heroes yung heroes para patayin sa AM dito sa game na to. Tanggap niya na yung multi na kasunod. Wala eh. Hindi ko na nga napapansin yung Mars dito sa game na to. Dati eh. No, nalugi kasi talaga sila eh. After a like couple of clashes na namatay si GPK, talagang nalugi sila. Pero kung mapapansin mo, habang tumatagal, Daddy A, yung Aegis hindi nakapakinabangan ng Mind Games. Oy, ang gandang spear, KJ! Meron Solar Bind. Pero kailangan nila ng takbuhan. Medyo naglalak ng damage itong side ng Outsiders, mga kaibigan. Aindrad with the BKB. Meron pa yata siya rito ng double damage at targeting itong si TM. Kaso BKB out. Pit of Malice, makakalayo nga yung Mars. Aba sa baba, push out lang itong Ember Spirit. Still, yung play rito ng Outsider, buying time for the anti-mage. Nasaraduhan. Oo, nagbabuy time lang talaga sila sa AM. Kung mapapansin mo, sobrang hiwalay sila sa mapa eh. GPK at AM. Uy. Okay, grip. And mana boy, easy pick off. Ball lightning in. Papatulugin lang mga kaibigan itong Storm Spirit. Sabay TP out ni Sakoda. Meron na nga ba sila din detection? Then there it is, KJ, finally. Nandun yung support para magpop ng dust. Abang si GPK, ayun, nungungulit first na ba? Yes, so, ayun naman, kailangan mo kontrolin. Creep equilibrium eh. Kung di naman makakapag-push out yung creep wave. Wala eh, paano makakaangat itong side ng Mind Game. So, yun lang. At least nakakontrol sila ng lane. Space for the AM, farming dun sa may jungle camp nila. At walang glyph of fortification itong side ng, ano ah. So tatamo ng magandang damage itong tower. Yung side ng Mind Games. At saka nag-TP sila, halos lahat. Yes, po, totoo. May top lane para, ano, mababasag pa yata ni GPK. Oh, walang glyph eh. Walang contest ha. Yes, oh, tapos may CC. Walang, tapos BKB TP out lang, parang ganun lang, okay na eh. Uy, God. Alaka, babes. No? Grabe yung tina muna damage ng tower dun. Pressured. Uy! Uy! Ay, babalik okay. Kasi si GPK, tingin ko. Babalik ba? Yung Mars ang babalik kasi meron siyang BKB. TP out na yata. Hindi. Yung TP out na. Tingin ko din naman na babalik yung Ember Spirit. Alam niyang delikado. Nagiging malaking tulong to ah, kay Bane. Itong amulet na to. Nakakapag-position siya na maayos. Hindi na ba ginagawa niya? Oy? Nag-costa naman siya ng reaction. Nag-TP yung Storm Spirit, mga kaibigan. Kasi meron detection itong side ng Mind Games. And yun lang, no? Wow! Alam nila, nasa taas yung Storm. So meron na palang Gem of True Sight. So push out mo na yung bottom lane. Ako yung ginagawa dito ng Bane. Pinapabait niya lang yung TP. Pero, dati eh. Ang maganda pero, naman, inaksyonan ka agad. Okay. Wala pang aganim scepter mga kaibigan. Ito na, Medusa 2 versus 1 yung sitwasyon mga kaibigan. Ember with the BKB. Here comes the Pit of Malice. Nandito na rin yung Underlord. Abang spell shield for pure. At alam nga nila na down yung mga ultimate. Wala na nga stone gaze. Pero nandoon yung pins gate. Medyo naiilang nga silang umangat sa may high ground. Let's see kung makakaligtas si Peto Chara. And Underlord is in. Wala pa palang batter. Ayan na naman si Bino. Napag-grip. Nag-grip itong Medusa. At natutulog mga kaibigan, etong si Pugna. BKB has been pumped. Bayon sa may Medusa. Big na miss in danger mga kaibigan. Here comes the spear. Abutin yung Pugna. At yung mga una nilang pipikupin dito mga kaibigan. 4 versus 1. Isolated. Walang mana. Medusa going down. Pure with a double kill sa kanyang anti-mage. Ito na. Nagpa-fall off na. Yan lang.
Eto kasi, AM kasi, no? Walang magawa yung Medusa sa AM eh, kahit pa naka-BKB ka dyan, sabihin natin hindi ka na makukuha ng mana, pero nung time na nag-BKB siya, hindi din siya nag-TP out eh, no? BKB TP out, walang papatay sa kanya eh. Para piling nila malakas sila doon sa may high ground. Eh nagamit na kasi yung ano, Fiend's Grip, tsaka patay din yung ano, patay din yung... Ay, hindi, wala din siyang mana. Paano ka mag-TP out? Wala nga siyang mana, daddy. Oo, yun, isa pa. Oo, wala. Wala talaga siyang mana kanina. Talagang tinanggap niya na okay, I'm dead. I'm dead. Mm-mm. Okay, naganda lang. Nabinigyan ka agad nila ng pansin yung Pugna. Yes. Kaya siyempre, wala yung magsusustain na hero eh. Kumbaga ba yung terrain na pinaglabanan nila, hindi pabor para dun sa isang Medusa. Ang daming option eh, para lapitan yung Medusa. Ayun, drop ng outsiders, di ba guys? Sinasabi natin kayo na highly mobile. Unlike itong side ng mabagal talaga yung lineup nila. React sila ng react kasi sa ginagawa dito ng outsiders eh. Nung Bane! Ang ginawa nila kanina, Daddy E, na hindi sila nagdepensa sa bottom lane, hinayaan nilang mapush yun ng AM. Yun. Ang ginawa nila na sila nila yung nagpush then sa may top lane. Kasi nagpupush sila during that time, nakukuha sila Aegis of the Immortal. Kompleto sila sa Ricardo. Pwede nilang ipa-react yung side ng outsiders na, oy! Kami yung may hawak ng game, depensa kayo dito sa top lane. Instead, yung ginagawa nila, sila yung nagiging reactive sa ginagawa ng outsiders. That is why, isa-isa silang napipitas. Uy, it's study na pala to? Eh. Oo, oh, may BKB na nga. Uy, nakita na ko po! Oo, oh, dalawang manahuli dun sa AOV. Diyos ko, dahil big now, napagpag pa na kanyang decrify. Samo na apag-sustain. Kaso nag-grip mga kaibigan ng Storm Spirit. Yes, yung kanyang BKB. Pugnes down, nag-buyback naman. Support, and here comes GPK, searing chain into 2. Aangat dun sa may high ground, he has yung kanyang BKB. Storm zipping out, pero kaya siya sundan dito ng Ember Spirit. Oh no, dieback yata si Slayer. Pero napag-pop ng BKB itong Medusa. Abante naman ng position si Mitch. And GPK medyo na-punish, sobrang lalim ng kanyang Ember Spirit. There's the Pain's Gate. Pure naman lalapitan itong Medusa na wala na siyang BKB this time. At the burnout ng kanyang mana, yun lang ang kalungkutan. Medyo mindful si Pure sa kanyang anti-mage. Lalapitan kang yung Medusa. Immediately after na burnout yung BKB. Pero sa Aincrad, dun sa may high ground. Unat niya siya. Mga kaibigan si Pure. Pero delikado siya rito. Ano pa burnout yung kanyang mana, Aincrad zipping out. Pero ito na mga tropaan. Sleep into the Underlord. Habang sustain kay Big Numb. Papunta dito kay Aincrad. 6K network lead for the side of Outsider. Nandun yung Illuminate to clear itong creep wave. Medyo messy yung team fight pero ang daming na burnout na buyback ng Mind Games. Oo, halos lahat. Oh, ayun, ang Pugna at saka Storm Spirit. Hindi ko lang sure kung nakuha ba ng Mind Games ulit yung kanilang gem. Pero grabe itong si ano, eh, Bane eh. Sobrang dami niyang nabibigay ng space talaga. At saka hindi basta-basta makakahampas yung Underlord during team fight kasi kung makikita mo dati, eh, pinapatulog lang siya eh. Okay, dyan ka muna. Or di kaya kahit si Medusa makatulog lang, wala na. Minus 1 na kayo kagad sa team fight. Sa galing so, ng ano, ang galing ng outsiders doon no, para i-kite out yung BKB ng Medusa. Pag di alam na nila eh, nung nag-war off yung BKB ng Medusa, immediately nag-go in kagad. Kasi si GPK lang sobrang lalim ng pinasok. Wala, taking time bomb yung ano dito, parang dynamite yung ano dito. Dynamite yung Medusa pagka nawalan siya ng mana, lahat ng dikadikit patay. Oh, gandang item, Aghanim Scepter. Ah, that's the only way na mananalo sila eh. Last na item, no? Binenta niya. Lahat. Walang boots, wala. Walang kayamanan si ano dito, this is Raptor. Aghanim Scepter lang. He knows, that's the only item na magtutulong sa kanila na malockdown yung high mobility heroes. Yan, no? Sobrang gandang item yan. Game changer for the side of Mind Games. Kasi puro naka-BKB, daddy, eh. At alam mo yung Medusa, oh. Going for Butterfly. Medyo na-delay lang, no? Pero dun talaga yung item Q niya. Nahabol na nga siya ng AM, eh. Hindi, AM yun, eh. AM talaga. Pag late game, AM, Medusa. Pero depende pa rin, daddy, eh. Kasi who knows? Eto nga, nakuha na ng... Raptor yung kanyang key item. Kailangan niya na lang i-execute ng tama sa team fight. Makulong niya yung mga target na Okay na. Static Storm, pero makakapitalize ba nila? Kaso ang gandang sagot ng Mars. Arena na ulit yung apat.
kaso nasusustain mga kaibigan si Slayer down. Habang si GPK target lang yung backline sa mga support. Let's see, Ultimate with the BKB. BKB rin doon ginamit dito na Medusa and Bane down doon sa may backline. Double buyback for the side of Outsiders. Immediately, nag-break in si Pure. Dahil alam nga nila na nag-war up na yung BKB. Ooh! Speaking of a ticking time bomb, there goes down ni Medusa. At yun ang AK, lahat ng katabi mabubura. With that mana void, mga kaibigan. Triple kill for Pure. Ayun lang, no? Hirap. Didikit ka sa Medusa. Ilang mana, tapos may mana void. Diyos ko. Kinite lang na iba. AM. Oo, kinite lang. Pagka wala ng BKB, instant link in yung AM, alam niya, ah, wala na tong gagawin sa akin. Saan ang ganda kasi nung rebat nila. Ang ganda nung rebat nung Mars, diba? Dahil nagbukol ng Static Storm, gusto nilang patayin yung anti-mage. Kaso nga lang, hindi nila ma-close yung gap. Hindi nila ma-close yung gap dun sa anti-mage, medyo malayo. Tapos ang ganda na ng presence of mind ng Mars, tumalon kagad, nahuli yung apat na hero. Walang magawa eh, walang follow. Walang magawa. Oo, oh, totoo. Sa Static Storm neto ni Disruptor, maganda yung nakuha nila eh, etong si AM. Yun na lang yung only way para mapatay nila sa AM, makulong sa Static Storm. Yun, ito. Hindi makabagamit ng BKB and then ma-burst nila. It's just that AM's arena is way too good during that teamfight na napigilan niya yung follow-up na damage coming from Mind Games para patayin sana si AM. So, yun lang. Galing time bomb talaga yung heroes dito ng sa Mind Games. Sino katabi una nun? Unang katabi na namatay nun? Storm eh. Storm, Burati. Magkatabi sila. Sumabog, sinabugan ng C4, mga kaibigan. Oo, nasa B-side. Sinabugan sa B-side. At ang hirap eh, isa pa rin KJ, ang galing nung anti-mage. Magbiblinkin siya sa harap ng Medusa para gamitin yung BKB. So pareha sila naka-BKB. So anti-mage, okay lang, ma-war up yung BKB ko. Meron naman akong spell shield eh. Meron naman akong third skill eh, okay lang eh. Kaso pag ikaw, yung Medusa, na-war up, nagwala yung BKB niya. Medyo delikado, di ba? Yung point na mawalan siya ng mana, Diyos ko, yung mana void talaga, yung lahat ng katabi. Medyo magdasal-dasal na. Lalo katabi may Medusa. Naku, abisan. Hirap kasi, counter talaga si, I mean, halos lahat ng heroes dito countered by AM. Yun nga, kaya nga nag-damage type si Medusa dito sa game na to kasi gusto nilang tapusin ng maaga. Yun nga lang, gaya ng sabi ko kanina, Daddy, masyado silang nagre-react sa ginagawa ng Outsiders. Yo, na totoo. It looks like na Outsiders pa yung lamang kanina nung early game kasi sila yung nagde-depensa eh. Lamang kayo, ma-resist kayo, bakit kayo yung nagde-depensa ng base nyo? Dapat sila yung nagiging aggressive kasi may item na nag-grip. Ako, wala nang mana kagad ng Storm Spirit eh. Ay, Bakun. Yes. Kaso meron sila mahuhuli dun sa may Rise Tide at yung Static Storm. Okay, catching itong Mars. Kaso Storm Spirit yung nawala. Pinatulog mga kaibigan itong Underlord. Natin ko ba nila ika-capitalize. Blink in coming from the anti-mage. Ang target nga nila itong Pugna. Kasi merong right click coming from dito sa may Medusa sa may backlines. Big Nam will go down. Ito na nga yung Pit of Malice. And they want Peto Chara first. Pinap yung kanyang BKB sa may likod naman. Nandun yung Blinding Light. Come from the KOTL. Pins Gate. Papasok mga kaibigan yung Underlord. And out nga sila kagad. To 4-1 exchange. So meron pa rin dito yung Aegis of the Immortal. Yung Anti-Mage for the side of Outsiders. Kinakbuhan nga lang si Medusa. Eh, nung nag-stone piece. Okay, takbo muna tayo guys. Wala eh. Wala silang catch eh. Ito yung downside ng walang disable. Uh-huh. Na hero, wala kang instant na pamatay dito sa Ember Spirit together with AM. Although, Napagpap ng BKB kasi nag-proc mga kaibigan yung Basher. And then the next target will be Slayer. And GG has been called. They don't have yung Medusa. Ayun nga lang. Yung nag-reach good na kayong dalawang kakampi from the side of Mind Games. And 1-0 for Outsiders mga kaibigan. Oo, binasikan lang dito ng binasikan. Outsiders. Maganda yung performance ng Mind Games nung early game kasi kung makikita mo, slowly sila nakakabawi eh. Yes, yun nga lang, siguro decision making yung kailangan nilang gawin dito kasi yun nga, alam nila sa sarili nila na kapag nag-late game to, sobrang malulugi yung Medusa up against AM. Maganda yung items niya, naging aggressive, kaso hindi nila pinakita yung aggressiveness na yun sa galaw nila. Sila yung nagde-depensa ng tore nila, sila yung nagre-react sa ginagawa ng Outsiders, which is gusto yun ng Outsiders, nagre-react kayo, nakakapag-buy time yung heroes dito, apat na heroes ng Outsiders na okay, guys, nagre-react sila sa ginagawa natin, nakakapag-farm sa AM ng item, and then when the time comes na ready na sa AM lumaban, yun na
binaliktad na ng outsiders yung laban. So, they're actually outplaying lang yung mind games dito sa game na to eh, Daddy A. Oo, oh, totoo yun. Saka isa doon, isang point ko rin, KG, is yung way ng pag-control ng outsiders, yung creep equilibrium, di ba? Kino-control nila para hindi makapag-push out yung side ng mind games. Wala akong nakita magandang push, although nakabasag sila ng mga towers. Kaso nga lang, wala eh, kontrolado nung nakokontrol ng Ember Spirit, lalo yung pinaka bottom lane. Tapos yung Bane yung binaprovide niya na information for the team, di ba? Yun na, lahat ng space na naprovide nila para sa anti-mage. Saka downside lang din siguro ng build ng ganitong Storm Spirit is that hindi siya sustainable until late game eh. Kumbaga, kailangan mong umuwi, and then umuwi, tapos regen na naman ng mana, tapos zip in, and then zip out. That way kasi, nade-delay ka sa level eh. Compared mo yung Storm Spirit, level 21 lang siya, compared mo sa Ember Spirit, kasi hindi mo kayang mag-split push and such, kasi nga, ganyan lang item mo eh, apat na null and defensive item na BKB. Though, although it works with the other teams and etc., but this game, mahirap. Especially Medusa yung kasama mo dito sa game na to. So, yun. Maganda yung game number one natin, Daddy A. It's just that outsiders dito completely outplaying etong ang mind games. Baga may 9 games sila dito ng outsiders. Yun lang, no? Mind games, makibigyan yung mind games sa game number one. Pero that's a story. Best of 3 naman to. 1-0 for the side of outsiders. At kami ni KJ, mag-short break lang. At magbabalik ang Kuya Nick sa coverage ng EEU Division 1. Dito lang. Dito lang sa Kuya Nick. We'll have a short break. Bye.
Okay, we are back para sa game number 2 ng DPC EU Division Tour 1 Tour 2 Finals, Outsiders Mind Games. 109 Outsiders, KJ. Thoughts mo na sa ating game number 1? Grabe yung turnaround, no? Oo, nung laban na yun. Expected ko naman na mananalo yung Outsiders. But again, maganda yung pinakita ng Mind Games nung early to mid game. It's just that siguro kinulang lang sila in terms of decision making kung ano yung gusto nilang gawin kasi they know na lugi-lugi talaga yung heroes nila compared mo sa heroes ng Outsiders kapag nag-late game. Siguro nagkulang lang sila ng decision making during that game, and this time siguro naman na work out na nila na dapat hindi ganito yung ginawa nila, na dapat na yung mas nag-handle ng mapa kasi nagiging ano sila eh, reactor na lang sila, reactive sa ginagawa ng Outsiders. Parang alam mo yung parang under pressure ka pero ayo yung lamang. Ganun yun ang sa Mind Games eh kanina nung game number 1. So tingnan natin kung sila yung magiging ano ngayon, mas decisive, mas superior this game, at kung ano ba talaga yung dapat nilang gawin. Magdedepensa ba o magpupush? Kasi yun na, kailangan mo i-figure out kung ano yung mas best na decision for your team, especially with those kinds of heroes na meron kayo. At kung alam mo naman yung kalaban is counter sa heroes nyo. Ayun nga yung nangyari, no? Pero ito, Medusa, naiwan pa rin sa pool, KJ, so was yung Death Prophet. Nandalas ko nakikita, pero Mind Games, Pugna and Mars sa kanilang pinikout dito. Yes, Pugna and Mars. And for Outsiders, ano ito yung heroes nila, Daddy A? If you don't mind. Kasi hindi ko makita yung first pick ng Outsider eh. DK, Dragonite. Dragonite yung Dragonite. So, meron na kagad silang possible offlane or di kaya mid, no? Maganda to kasi DK is a hero na sobrang sikat sa China. Sa kanila ko parating nakikita to na every time open si DK, kinukuha kagad ng first pick or di kaya second pick kasi nga ito yung hero na complete package din eh. Mahirap baugin sa lane, nakakapag-push ng Tore at level 6 plus good initiator din, tumatagal sa team fight. So talagang complete package yatong si DK and versatile pa. Pwede mo siyang ilagay sa mid, oo, pwede mo siyang i-carry, pwede mo siyang i-offlane. Pero sa mga nakikita ko ngayon, offlane talaga yung isa sa mga best lane niya so far. Kasi there's a lot of heroes din sa mid lane na mas maganda compared mo kay DK. Kasi usually, makikita natin sa may mid is yung mga Spirit Brothers nga. Kasi kailangan ng mga heroes na high mobility heroes na kailangan sagutan yung mga katulad nito, Pugna, katulad ng Bane, na yung mga Spirit Brothers lang yung kayang pumunta sa backlines or mga heroes na sobrang may blink dagger and etc. So kaya hindi na din siya masyado nilalagay sa gitna, case-to-case basis na lang.
Yun o. Eh. Parang okay lang rin siya kasi sa offlane. Eh. Parang same item build din siya. Kaya rin niya makuha yes. sa may offlane. Sa ano, high sustain hero, di ba? Parang hindi mo na siya iintindihan eh. Kaya magka-level 2 na Dragon Blood, umabot lang kayo sa level 3, parang goods na. Hindi ko kailangan iba ng mind games yata yung Mirana. Nag-Mirana ba itong side ng Outsiders? Tingin ko naman, isa sa mga pinakamagandang kasama ng DK sa lane would be Mirana and Bane. Classic combo yun. Classic combo. Ano, Bane Mirana, Bane Razor, yan, which is binan out na dito ng Mind Games. So, talagang possible dadiin na iba nila yung Mirana dito sa game na to or di kaya i-pick out ng Outsiders kung hindi man mababan out kasi grabe yung combo na yan, deadly combination. Walang gisingan unless you do have a BKB siguro. Pero again, baka kita eh, no? Bane Mirana, no? Kinakat nila yung lane, no, KJ? Oo! Kakatin ka agad, no? Daddy A, may... Sa Stress of China yata yun. May nakita akong Mirana and Bane. Tapos Storm Spirit yata yung gitna ng kalaban. Ginang kagad nila sa gitna, hindi pa lumalabas yung creeps. Kasi usually, kapag mid laner, talagang binablock mo yung creeps, di ba? Ah, biblock kasi mo. Kasi para lumamaang ka sa mid lane. Ang ginawa ng combo na Mirana at Bane, naglagay sila ng ward, wala pang isang minuto, doon sa may second, sa may gitna ng second and first tower. Ginawa nila, pinatulog nila yung Storm, tsaka inaro, kinukuha lang nila yung kill, or di kaya pinapalow yung HP ng Storm Spirit sa gitna. So, tingnan natin kung makikita natin yung ganong play dito. Kasi sa China yata yun, I believe na kinasko. Oo. So, we'll see. Makita ba tayo ng Mirana dito? Who knows? Pero DP and Pug na. Grabe yung combo nila dito. Ang bilis mag-push. Good combination. Then, with Mars, etong si DP. Isa yan sa mga best tandem. Kasi, tingin ko talagang, isa pa yun, tama ka doon kay Jane. Tingin ko talagang kailangan na kuhain ng mind games yung DP. Pag napunta na sa Outsiders, parang mas magiging maganda kasi yung drop dito ng Outsiders, mas lalo magiging kumpleto. Oo. At saka DP, sa hero na sobrang meta. Diba? Dati eh. Medusa, DP. Tingin ko, DP yung pinakamalakas na hero. Sa ngayon, parang kung ititier mo si DP, nasa S tier siya ng heroes ngayon. Oh, S tier siyang pinakauna para sa akin. Kasi dami niya pwedeng gawin eh. Once pinick mo siya, pwede siyang support. Pwede siyang offlane, pwede siyang midlane. Dami niyang pwedeng role na gawin eh, di ba? Sandali, andali ng mechanics niya eh. Lalo kapag nakalamang siya sa lane, especially sa offlane. Basagin mo lang yung safe lane, tapos tipong yung carry ng kalaban, yung hero na hindi mabilis mag-farm pag nagpunta ng jungle, KJ. Palisin mo lang. Yun, palisin mo siya. Basagin mo yung tower, controlin mo, tapos another exorcism naman is up. Punta ka naman sa may midlane. Kung nagkaroon ka naman ng magandang level, baratin mo ng level 12, level 2 na exorcism, kuhayin niya Roshan. Oo. Sobrang dami niya nagagawa. Even position 5 na DP, sobrang laking tulong na eh. Diba? Mas na magkaroon ka lang na exorcism, malaking ambag ka na sa lipunan. Ayan, sa game. Lalo-lalo na may taga-setup pa dito na Mars. So, once na mabitaw mo lang yung exo mo, tumagal ka lang sa laban, all goods ka na. Pero what's good about Outsiders naman, Daddy A, is sabihin natin, tanky si DP kasi meron siyang Siphon, meron siyang Pug na sa likod, and then there's a Mars. Pero sinagutan kasi yun ng Outsiders with the burst damage coming from Lina, plus yung second skill dito ni Shadow Demon. Shadow Demon is one of the counters sa mga makukunat na heroes. Kung ano, kasi dati, si Shadow Demon yung parating pinipick out if there's an alchemist. Kasi, di ba, makunat si alchemist pag naka-chemical rage. Pero kapag na-second skill ka kasi ng Shadow Demon, matatanggal yung 35% ng buhay mo eh. So, for a period of time. So, with that period of time, diyan papasok si Lina with his burst damage. Siya kapag wala yung 35% ng buhay ni DP or kahit sinong tinamaan dito ng skill ng Shadow Demon, talagang mabubura sa mapa kasi one of the best burst damage talaga is si Lina eh. Yun, natawa pa. Saka, so, sobrang ganda ng pick nila dito. Isa pa rito, babakapan ko lang yung sobrang ganda ng Lina pick. Parang wala pang kayang makaabot dun sa may Lina. Siguro yung Monkey King lang. Hindi ko pa alam kung anong position ng Monkey King rito ng Mind Games. Might be a position 4.
pinaka best na position ng isang MK o ipo-push out nila to sa carry? Kasi maganda naman siya, works well dun sa may arena, 'di ba? Arena Wong's command, maganda naman yung MK. Kaso nga lang gusto ko talaga yung MK na position 4 eh. Oo, sobrang likot din at grabe yung vision provided by MK information. Yun yung bayad na bayad sa position 4 na MK eh. Kasi hindi siya nagpapakita sa mapa, pero nag-i-scout siya and he can be an initiator for mind games. Kunwari, pupuno-puno ka lang tapos boundless strike nila and that would be the time na siya mag-initiate ng fight with the disable and then can be followed up by Mars. Diba? So usually yung ginagawa, pero kapag naging position 4 tong MK, so ang mangyayari is magiging pug na yung post 5 and then they can pick a carry. Ano to? A carry MK? Kasi ina-anticipate na outsiders, parang yung Mars so, yata, MK, mid lane. No? Hindi, mid yata na DP. Carry na Mars yata to, ganun yata. Ah, possible kasi naman. Kasi opening... nakakakita na tayo Mars eh, mid. Carry. Carry, Pero iniisip ko kasi dito, Daddy, kung mag... Ke-carry Mars sila, okay lang din naman. Makunat naman yung Mars. Kaso yung kasama kasi ng DK would be Shadow Demon eh. So, mawawala rin din yung kunat ng Shadow Demon... ng Mars sa Shadow Demon. Mars, no? Takan ka lang ng poison talaga. Masasaktan ka kahit Mars ka. And... kung MK naman yung maging carry, which is a possible scenario since DK yung katapat, sa tingin ko mahirap din. Kasi, Shadow Demon eh. Kung maging aggressive ka man sa lane, ilulubog ka lang ng Shadow Demon or DK i-stand ka lang ng DK. So, siguro the best case dito sa tingin ko would be pwedeng mid na Mars din or di ka DP mid kasi usually... DP, isa sa mga hero na kaya mag-lane up against Lina sa may mid and then Mars off lane and then they would pick up carry for mind games. Sniper? Na rain. Or di kaya, ayun nga, sabi mo tiny, possible. Sniper? Carry? Sniper. Ah! Nag-sniper po sila last time eh. Ayan, nag-sniper carry sila nung natalo sila sa ano. O sa... ano, sino nga ba yung una nilang kalaban? Wait lang. CIS-Rejects, natalo sila nun, pero nag-long game. Pero so far, so good. Ma-MK lang ang pwedeng tumalon dun sa may backlines eh. Kaso ang dami nilang catch. Ooh! He speak! Pero eto, Brood Mother eh. A hero na kayang pumunta sa backlines. Para okay, offlane, Brood. Basta may net. Offlane ba yung Brood? Oo, Peto Shara. Midlane Mark. Midlane Mars? And, sino yung magiging carry nila? MK yata carry rito eh. Ah! Ano? This is Slayer. Ano? Oo, sakto-sakto dati. This is Slayer pala, post 5. Si Monkey King yung ano, yung carry. So, position 5 na DP, position 4 na Pugna. Okay, so tingnan natin. Ang lakas ng pushing potential ng mind games dito. Pero dapat kayanin nila na mag-clash ng apat lang sila. Kasi this is Broodmother and usually Broodmother mag-i-stay lang yan sa isang lane, di ba, Daddy eh? Yeah, so ganyan lang. Kailangan nila mang pressure eh na okay, pumunta tayo dito. So, yun pa lang yung pagpunta, pag-react pa lang ng opponent sa isang Broodmother. Space created na yun para sa kanya mga kasama. So, pero decent naman yung heroes dito ng outsiders sa pag-clear out ng pinch and then good in terms of high ground defense. Kasi may sniper. Kapag tumagal yung laban, this is still sniper game. Tingin ko. Sniper, ang ganda rito, meron silang tanky frontline. Maganda pa naman yung, maganda rin yung support dito ng outsiders. Marami ring save. Disruption, nightmare. Talaga yung mind games, hindi talaga sila mahilig mag-drop ng lockdown, no? Chain stuns, wala doon, no? Outsiders? Ay, yung mind games pala, mind games. Ay, mind games, oo. Wala din sila masyado kanina, eh. Wala yung harang kanina, parang hilig nila ng ganitong drop. Oo. She speak na din to somewhat, kasi Broodmother, hindi naman siya nasa meta talaga, eh. Situational
etong pag-pick nila and nakita nila na okay guys, medyo limited lang yung heroes dito ng outsiders that could potentially clear out etong ang spiderlings ni Broodmother. So let's pick out this Broodmother and tingnan natin kung ano yung magiging build ng sniper, kasi usually build ng sniper ngayon is second and third. But in this situation, would he rather go for this shrapnel or hindi na? Kasi kahit mag-shrapnel siya dito, ang gagawin lang ng Broodmother, iiwas niya yung ano eh, kasi sobrang bilis ng movement speed ng spiderlings. So, tingnan natin kung ano yung mga magiging decision niya dito sa laning phase as a sniper na katapat yung isang Broodmother. Hoy! Pinumoto ko LSA. Eh, speaking of shrapnel, KJ, yun naman. Kung shrapnel, tapos meron pang dragon tail, ibibigay yata nila sa midliner yung kill. Ay! Talaga pag fail fire. Pero still, GPK, ibag yung first blood. And that's a very good kill for the midliner, ha? Magbigay mo agad na magandang start to Lina Inverse. Kasi yung outside. Instant bote ata. Ito eh, for Lina, first blood. Ito yung isa sa pinaka-importanting kill na makukuha mo sa game. Kasi bounty na lang inaantay. Advantage ka agad yun sa mid laner. Tingnan mo naman dati eh, oh. Almost bote na siya. Siguro isang creep wave lang. Wala na, bote na kaagad. Tsaka as long as malalasit niya na maayos yung first wave. Plus yung experience na din na nabigay dun sa kill na yun. So, ang ganda din ng pagkakastan niya eh. And usually, si Lina kasi yung tipong okay. Ang ganda patamain yung stat eh. Trailing. Trailing ng bottom. Trailing versus trailing. So 1v1 yung AK sa DK. Medyo may advantage yung MK dun, ha. So 1v1 na yan, ha. Hoy. Ito na nga yung right clicks ng support. Brings up. Nandun yung shrapnel. Binalaw na itong sniper. Pero matagal-tagal na rin ako. Hindi ulit nakakita na itong tri-lane. Versus tri-lane na bakbakan. Oo, suntukan ka agad. Oo. And tingin ko lamang dito yung side ng outsiders in terms of tri-lane to tri-lane. Kasi yung sniper kasi makakapag-pinit ng maayos. Kasi nga wala pa silang sagot dito kay sniper kasi sobrang layo ng range. Pero oy, gamit. Speaking of which, ano nga lang yung disruption. Here comes the blast. Pero mabubuhay naman mga kaibigan si Sakoda, pero patay yata itong neutral na meron dalang tango. Yung courier neto ni Sakoda. Tingnan ko mga sustain lang yun. Pero ay, okay. Kung nalamang lang nila ng siguro isang wave etong si sniper, at least kahit paano makasecure ng kahit boots man lang dito sa may bottom lane. And bumalik na din etong ang mga supports Daddy A sa may top lane. So hindi na sila magano, initial lang yun, pakabalang. Pakabalang, no. Binigyan lang na magandang start yung sniper nga ng outsider. Pero hindi rin talaga pwedeng iwan yung DK doon. 1v1 sila ng MK. Naku, todas ang ano doon. DK. Todas ang DK doon. Hindi niya kaya sa MK. Pero yun na nga, guys. Grabe, no? Yung laban natin, yung game number 1, napakainit. Yung game number 2 natin, nag-uumpisa pa lang. Kaya, share nyo na yung live stream natin, mga Lodi. This is day 2, I believe, yes. Or day 3. Ng, CIS, mga kaibigan. So, share nyo na. And malapit na din ito matapos, guys. This is double elimination, upper bracket yung nilalaro ngayon. Semi-final. So, talagang mainit-init. Kasi, lalo na yung lower bracket, di ba, Daddy A? Yes, oo, totoo. Parang tatlo yata yung kukunin. Parang tatlong layer yata yung nakita ko doon sa Milikopedia. Oo, tatlo. Pero yung Team Spirit nasa baba. Nabi nasa baba din. So, ito yung mahirap sa double elimination eh. Mm. Talagang kailangan mong mapaghirapan na dapat sa upper bracket ka. Actually, yung first day na tong Eastern Europe Division, lamang sa Dehado. Puro Dehado yung nanalo na side. Lahat. Lahat halos. Kasi nanalo yung BB team again sa May Spirit, nanalo rin yung Mind Games. CIS-Rejects lang yata ang hindi nakalusot. Oo, kasi malakas din kasi yung outsiders eh, former BP. Malakas talaga to. Kahit ako dito, ako, nung Navi, hindi nasa parlay ko kasi yun eh. Nasira lang talaga sa Team Spirit. Ayan, kasi syempre who knows, di ba, na matatalo yung Team Spirit ng Betboom. Pero yun na nga, sabi nga nila na ngayon, sa generation natin, yung mga new teams yung mas nagpapakitang gilas. Kahit hindi mo sila kilala, magugulat ka nilang sa ipapakita nila eh.
'di ba, Daddy A? Oo, oh, gulat ka sa performance, no? Parang laging merong kick. Yeah. Uy! Wah! Almost! Almost! Buti na lang, nakapag-magic stick nga siya, Rama Peto Shara! Lalayo mga kaibigan, inahabol niya sa Koda, eh. Doon yung chase coming from the bane. So, 2 on the board for the side of Outsider. May water rune si GPK, rather. Oo. Medyo mahirap to na match up, ha, para sa isang Mars. Kasi in-expect ko din totoo talaga na DP itong magiging mid, eh. And imagine mo, Lina is one of the best mid laners out there. Isa sa mga long range na mid laner talaga. Tapos Mars ka lang. Talagang kapag nag magta-try kang lumasit ng creep sa mid, pag na-predict ni GPK, ah, lalasit to. Pwedeng-pwede lang ipatama yung stun and then couple of right clicks na kaagad. Uy! Nakabawi naman! While that's happening, oo, na-out position yung sniper. Medyo napaangat siguro, napasarap siguro si Pure. Ano kaya item niya? Hindi ko sure kung nag-boot siya. Wala pa siyang boots? Oo, kasi kailangan mo ng boots dito if you're up against ano eh. Ayun, he's going for boots. Yun na nga. Kasi kailangan mo ng boots talaga up against dito kay Broodmother. That's for sure. Ang bilis ng movement speed ng Broodmother kapag nasa web eh. So kapag nadikitan siya ni Broodmother, wala na. Tatapusan mo na. Imagine meron pang boots si Broodmother. Talagang ngangat niya din siya. Kaya nakakabawi din eto nga si Brood sa kanya kahit napatay niya kanina. Pero at least Brood, for ano, nakakapag-farm naman siya si Sniper. Daddy A. Maganda naman yung CS number 2. Siguro hindi natin napanood kung paano nangyari. Na-out position siguro. Might be na-deck revive, no? Kaya nasundan yung Sniper. Pati pong wala rin dun yung Bane. Eh, kailangan na dun talaga. Ito si Sakoda. You have to play around dun sa may Sniper para talaga ma-secure yung farm. Ando pa na lang masisimula yung problema na itong Sniper kapag nag-level 6 na. Ito, si Brood. Medyo, medyo masakit na sa ulo. Pero ito na nga yung set. Ah, EJ into the LSA. Inabot mga kaibigan yung position 5. The Death Prophet. And there's the Laguna Blade. Samo nakapag-sustain. At na-deny niya bago mapatay si Slayer. Which is a good thing. Na-deny niya yung his rune. Na makukuha sana ng Lina Inverse. Ganda nun, ha? Kahit namatay yung position 5. Malaking tulong pa rin yung pag-deny niya doon sa haste. No. Totoo. Pwedeng gamitin ni Lino yung haste rune na yun para gumang sa ibang lanes eh. Mm, or i-take advantage niya na kapag nahuli siya ng Mars, pwede siya makatakas with those movement speed. At good thing, nakuha niya na deny niya doon. Alam mo ba, Gage, sobrang ganda ng pagkaka-deny nung haste. Kasi yung lineup ng Outsider, sobrang dali i-set up. Dumalaw yung Lina Inverse sa baba, meron tulog. Dumalaw yung Lina Inverse sa taas at sobrang dali i-connect ng Dragon Tail. Diba? Point click lang ang gagawin ng Dragon Knight, diba? So, yun lang. Ang gandang... Okay lang. Although namatay yung DP, which is a bad thing. Worth it na yun. Oh, worth it yun. Nakakuha na deny niya yung haste rune. Pinagwaanag lang guys kasi wala. Nakita ko lang na sobrang ganda. Oo, kasi... Yung tempo na makikreate yung haste. Na-prevent niya yung possible kill na pwedeng gawin ng Lina sa... You know, sa side lanes, Daddy A. So, talagang... So, kapag ganito kaaga, kasi ang pinaka-the best na makuha mo as a mid laner would be regeneration, double damage, tsaka haste rune. Haste rune is for, you know, ganking kapag mga Lina yung mga hero mo. Hero mo, may burst. Alam mo kaya mo yung burst. Sobrang ganda ng haste rune. Double damage if you want to last it dyan sa may gitna. Kung gusto mo lumaman ng CS sa kalaban mo, pwede mo din gamitin pang push ng tore. Ayaw mong makuha, illusion eh, kapag early. Pang refill lang talaga siya ng bote, although... Siguro on Dragon. Din, kahit pa paano. Yeah, pwede. Oo, pwede. Kapag naka-dragon ka na, no? Oo, naka-dragon. Tapos, ano, illusion. Talagang pang-push ng tore ang magaganap. Pero look at Lina's net worth. Yeah, okay. Regeneration, sarap niyan. Freely ka lang makakapag-spam ng skills. Ito talaga way ng Lina eh, no? Talagang first skill. Pero ito na, like AJ, no? Speaking of level 6, ito na nga magsimula yung Diluvio na Sniper. Medyo na-push out na nga agad siya sa may lane. Hirap, ang hirap ng laban niya sa baba. May pugna, may nagamba, oh. Ito naman yung ano, vision ni ano, di ba? Naka-advance ka agad yung Spider Links. Pero immediately, mababasag na itong tower sa may baba. Si Pico for the side of 9 games.
alam nila na kapag nag-level 6 na itong si Broodmother, it's time for the sniper to go out. Pero, ano yung naging build niya? Nag-ano din talaga siya, shrapnel. Kailangan niyan kung gusto niya makabawi ng farming eh. Magpapabilis ng farm niya kasi hindi naging maganda yung kanyang... I mean, okay lang yung lane niya. Not super good, pero at least nakakuha siya ng experience and farm. And wala, there's no other way or option na madepensahan niya ng outsiders yung bottom lane kasi hindi pwedeng mag-react na etong si Lina and DK kasi mapapabayaan niya etong si Monkey King and Mars na makakapag-free farm. Yun nga yung pinag-uusapan natin kanina, Daddy A, na etong Broodmother, once na napag-react niya yung heroes ng outsiders dito sa bottom lane, that would be a big impact na sa game. Oy! Nakalis agad sila? Grabe nga si Lina dun. Binate lang nila yung arena, no? Tapos being abroad, no? At least gumana. Gumana yung cheese pick rito na mind games lang yung nakikita ko, no? So yun naman talaga plano niyan, eh, no? Talaga ma-push out mo yung ka-lane mo, especially itong sniper na hindi naman din ka ganun kabilis mag-neutral to, eh. Tapos may kasama pa, may kalaban pa siya ritong greedy na position to. Okay! Double damage, nakuha rito ni Slayer, mga kaibigan. Natin yung Spirit Siphon. Kaso nga lang, wasted arena dun sa may mid lane, kung naalala niyo, mga kaibigan. So wala silang pang-catch. Yan lang. Ang ganda din kasi na itong Shadow Demon eh. Kapag na-set up pa ng, let's say, spear, kahit sino, as long as buhay si Shadow Demon, kaya niyang iligtas kahit sino eh. Unless, eto nga si Broodmother eh talagang maging annoying sa may backlines. Kasi ang bilis lang kayang patayin ng Broodmother yung supports dito ng outlider. Main Q sa raindrop. Saka maganda, hindi na nila pinilit. Kasi then, baka makabaka pa. Yan o. Tama lang yung ganun. Madedihado pa sila. Siguro inaantay lang rito ng Dragonite yung kanyang daga. Pero malayo-layo pa, 1K network lang. At least na-even out nila yung pag-push out ng tower. So yung MK na napilitan na nga rin siya ritong mag-farm sa jungle camp. Si Peto Shara, siyempre ginagawa ng isang Broodmother. Ganyan lang. Pressure talaga. Pressure lang. Bottom lane set. Wala, mahirap lane na ito, KG. Totoo yun. Unlimited din yung mana ng ano eh. Naka arcane, naka soul ring, meron pang arcane na neutral. Talagang wala, hindi mauubos to. Unlimited spam ng spiders. Oh, yung mahabol, level 6 siya, Mitch. Na spear, bago mag first skill. Okay, mukhang patay yata ito sa Shadow Demon. Let's see. Ah, yun lang, may silence. Siyempre, pressure wise, gagamitin nga na ito ng mga ibigan. Na-convert nila yung pressure na ginagawa ng mind games. Kaso hindi na ikinumit yung exorcism etong Death Prophet. While ito namang side ng outsiders, may sagot, KJ. Kung kaya niyong permeasure, kami rin. Meron kaming dragon sa aming side. And yung tower dito, kunti-kunti na nga nababawasan. Walang fortification na pwedeng commit. Here comes the Primal Spring. Gagamitin. Spear, wala naman tatamaan. Directly coming from the Lina Inverse, there's the Boundless Strike. DM, mga kaibigan, kalahati yung buhay, pero kaya niya makapag-sustain. Level 1 lang pala yung kanyang Dragon Blood. Pero tower lang ang gustong i-brought down dito na GPK at successful. Yung aside ng outsiders to brought down yung first tier 1 tower sa may mid. Oo. Yung outsiders hindi papayag na walang bawi eh. Yun yung napapansin ko sa kanila, Daddy A. Dagger na. Hey, no, na ginamit yung arena sa supports eh. And yun na nga, Daddy, the only thing na magsiset up dito ng team fight for the side of mind games would be again yung arena. Kung makikita mo, ang tapang ng outsiders eh. Kasi walang uhuli sa atin. Saan mapapatamain? Sabihin natin may spear. Pero sa mid-game, sobrang lawak ng mapa eh. Hindi mo makakabit sa puno, wala pang puno. Doon sa may ano, sa gitna. So, di ba? Makita mo yung position ng ano ng Mars, wala na. Okay, hindi ako mamamatay kasi alam ko kung asa naka-position yung isang Mars. Kumbaga ba sa mga batang hamog na magra-riot sa Moriones Tondo. Walang uhuli sa kanila kaya okay lang eh. Parang ganito yung sa outsider eh, no? Ganyan nangyari. Pero to, KJ ha, meron ng dagger yung Dragonite. So, pwede na magsimula ng teamfight itong side ng outsider. Yun. Pero tingin ko na spotted yata. Nakita yata yung kanyang dagger, no? Na-reveal na. Pero maganda niyan, siya yung nakauna.
na magkaroon ng blink dagger kasi yun na nga, makakapagbigay sila ng space together with Lina. Yan, apat na heroes. Nandun naman yung burst damage nila and Lina does have this travel. So, eto kinancel ni Lina yung kanyang travel. Nagta-travel siya sa top lane, kinancel niya. So, there's a command siguro na, okay, magpabait ka dyan sa mid lane. Yan, pakita ka sa mama para hindi maging suspicious etong mind games na naka-smoke. At i-re-review na yung blink na. Oo, wala pa, daddy. Hindi pa nila ginagamit. Ay, ayun, may dagger na din pala si, ano, Mars. Maganda yan. Dapat maganda yung setup niya para maganda yung magiging kakalabasan ng teamfight. Kasi teamfight oriented yung heroes dito ng, mind games. Ganda, may arena, may level 4 nether ward. Exorcism is also up. Oo. Ayun lang, naspata na nga ni... Lina, Illusion. Oo, kaso yung tatlo... Naka-SOD pa rin. Mukhang matatangki na yata ng Bane yung gank na gustong gawin rito ng si Sakoda na naman. The Ally. pero kanina pa siya maganda yung ginagawa niya, Daddy. Yung information na nabibigay niya sa kanyang mga kasama. Importante yun eh. Sobra. Sa smoke naman, kapag namatay yung isang support, okay na eh. Kung ikaw yung team tapos support yung nakuha tapos na smoke yung kalaban. Kung ikaw yung namatayan, okay na sa'yo kasi position 5 lang yung namatay. And as for mind games naman, okay na din yon. At least yung smoke nyo, may napatunguhan. Napunta, ayun, napatunguhan. Oo. Hindi na sayang. Compared to outsiders, walang nakuha yung smoke nila, diba? So, yun na yun. Oy. For both teams. Mukhang merong sand bridge na mangyayari. Tignan natin kung kaya ba nila abutan itong Broodmother. Medyo, hindi ganun kadali. BKB for Lina inverse, so time to fight. For the side of outsider, ito na ka mga kaibigan, blink in coming from DM, ang target kaya nito yung Broodmother, tapos sinusustain siya coming from the life drain. Exorcism is also up, still up, habang sa likod naman, ikinamit mga kaibigan yung Arena of Mars, pero Netherward muna tatarget din ng APK, LSA into the Laguna Blade, and down goes Mars. Broodmother might be next, mga kaibigan, eh, yun lang. Dalawang hero kagad na precious for the side of mind games sa pick-up rito ng outside. Sobrang layo ng setup ng Mars compared mo sa position ng kanyang mga kasama. Okay. Nandun siya sa, ano eh. Parang layo na. Tapos gusto nyo patayin yung sniper. Tama. Nagkagulo-gulo sila. Uh-oh. Wala din yung MK dun eh. Ang layo ng MK, parang nasa triangle yata yung MK. Plus, Daddy A, ginamit nila yung Exorcism sa Tore. So, wala na silang additional damage sa may, arena. Tapos na-control pa ito si Broodmother. So, siguro mag-set sila ng, kumbaga, what's our plan? Anong objective muna yung kukunin natin? Magpupush ba tayo o kukuha tayo ng team fight? Kasi, ang maganda kasi, kapag nanalo ka sa team fight, automatic, free push na yon. Free push, oh. Diba? Kasi wala ka ng kalaban eh. Pero ang ginawa kasi dito ng mind games is, nag-push muna sila bago sila team fight. Kasi ginamit yung Exo sa gitna. So, ang nangyari, naubos yung Exo, tapos saka nag-arena, plus malayo yung magulo yung team fight nila, magkakalayo yung magkakasama. Eh, so, hindi sila successful yung laban. Hindi sila magkakasundo, KJ, no? So, nagtatawa naman ang target ng Mars, tapos niya patayin yung sniper, kaso nga alam, kung wala ka na magkakampi, paano? Tapos hanggat nandun yung disruptor, paano? Paano papatayin niya yung sniper? Gusto. Hirap kasi may ano eh disrupt din ng Shadow Demon. So yun nga dati. Shadow Demon pala, disruptor talaga, Shadow Demon. Oo. Hindi ka basta-bastang maka mag-spear eh. Kahit ma-spear mo siya inside the arena as long as Shadow Demon is alive together with Bane, mai-interrupt yung combong gusto mong gawin eh. Pwedeng i-stick, pwedeng itago, ang daming ligtas. So, wala pa silang sagot dito, yung mind games, na supports ng outsiders. Walang hero na kaya pumunta sa backlights, kundi yung backlights. Easy setup. Ito na naman, sisimula ng Dragonite, Dagger, Dragon Tail, tapos LSA, right clicks nito yung GPK. Wala, ganun kadali mag-pick up para sa side ng outsiders. Going wala. For ano? Midas? Dodi A? TTP? Tingin siguro tatagal pa. Tatagal pa to guys, magmamidas ako. Wala, hindi na nga kailangan gamitan ng Laguna Blade yung ano eh, DPs. Just tingin position 5. Ideal ba yun na
Hindi, sa ganitong punto situation ng laro, hindi na yun ideal kasi kailangan mo na lang mag-last longer. Oo, yun. Na team fight. Siguro, Glimmer Cape, mga ganun, okay pa. Saving pero mechanic, yung... no? 4 stop, Glimmer Cape. Pwede ka rin mag-sunshine kaya kung mataas yung pangarap mo. Oo, pero position 5 lang kasi siya eh. Oo nga eh. Diba? So, talagang pag nakita ka sa mapa, ang bilis mo lang burahin. Ito yung problema dito na hindi mo mapapakinabangan yung accuracy sam during sa team fight kapag ikaw na yung pinocus fire ng Lina. Kasi kung mapapansin mo daddy eh, kaya din naging watak-watak yung team fight nila kanina kasi ini-aim ng Lina etong si Slayer. Eto na siya naman mo, nako! Lambot. KJ ayun, na amoy na naman siya. Eto na naman yung combo. Easy pick off. Kung paano nila pinapatayo a while ago yung Death Prophet. And once again, she will go down. Same scenario, mga kaibigan. May parang mabuo yung kanyang hand of Midas. Mahirap yan. Nagpa-farm sila lahat. Sana lang magpa-farm sa MK. Imagine mo, kinukuha na ni, ano, ni Broodmother yung bottom lane. So, meaning to say, MK cannot go dito sa may bot kung nandiyan nakastay yung isang Broodmother. Kasi, syempre, uubusin na yan ang Broodmother. Isang lane talaga okay kailangan natin. AJ, meron silang vision. Ako po, nandun yung ako fireball. Ako, may paalawa pa nga rito na LSA. Nasa yung laguna po yung mga ibigan. Ayun na. Kinomit na kagad. At GPK, mega kill streak. Grabe naman. Yun yung power ng vision. Coming from the side of Outsider. Kailangan maging... Madedward na ata. Madedward. Alam nila. Kasi lumundag bigla yung Dragonite. Pinasok eh. So may high ground but still worth it na yun. Yung kill na yun, madedelay mo yung another item na naman coming from Mars and yun na nga, pahirapan dito. MK still, ano pa rin ah, hindi pa rin natin nakikita within 20 minutes ng game. Yeah. Pero nakikita ko yung item niya. Meron siya rito ano? Going for, meron siyang BKB. Going for the Scuddy. Kaso nga lang... Mabagal kasi to, no? Echo Saber lang kasi ata na eh. Echo... Echo lang? Makabot ba niya yung sniper dun sa may backlines? Medyo mahirap. Kahit mag-wokong siya, may pre-hit pa rin yung sniper, I guess. Pag ano, pag maganda yung setup ng Mars, possible yun, Daddy E, na maabot niya. Kasi kapag maganda yung setup na, ni Mars, automatic setup na yun ang wokong's command niya eh. And kapag maunahan nila yung sniper na wala yung support sa may backlines, that would be good. Kasi sa ngayon, hindi ko makita yung item ng sniper. Pantay lang sila ng net worth eh. So, baka may BKB na din yung sniper dito or di kaya any item na pwedeng makapagligtas sa kanya, hurricane pike or damage item para kaya niyang tayuan niya tong si... BKB yata siya. BKB. Tapos naka-grow bow. Oo, grow bow. Naka-ano ba siya? Ayun, BKB Mael. And going for ano Dragon Land, for sure. Disassemble niya lang eh. Disassemble nga niya. Natin yung fireball. Tapos siyempre, natin yung range damage healer coming from the side nito mind games. Dinecrify pa ng Pugna. So, lalong luto dun sa fireball. Talagang luto. Inalang din sa puno! Yung MK, let's see mga kaibigan na Spirit on Lina Inverse. Nice life drain para sa MK. Kaso merong BKB. Abang Nightmare or this move na. Let's see. Mapasok naman mga kaibigan na itong gagamba. Nato na naman yung sustain. Coming from sa may Pugna. Boundless strike on the back lines. Kaso nasunog ng fireball plus yung right click coming from the sniper. At there's the decrepy to delay itong death ng Mars mga kaibigan. And they found Peto Shara. Double kill for the sniper. Still pre-hit pa rin. Yung carry for the side of Outsiders, ayun lang ang kalungkutan dito. Maganda yung position ng sniper. Oo, free hit yung sniper. Oh. Plus, kung makikita mo, ang ganda ng pagkaka-pin strip din ni Bane. Tama. Doon kay MK. Ito yung mahirap kasi sa lineup ng ano eh. Di ba naunang namatay itong ang si DP. And then, nagastos na ni MK yung kanyang... Boundless Strike, wala na din Spear. So, there's no other way to cancel etong Pinch Grip. Eto na, dito na pumapasok yung lack of disable ng mind. Nagiging problema na. Walang kumakancel ng skills ng ano eh.
Bane. Yun, isa pa, kung tutusin, patay na agad yung Lina kung meron pa silang pang isang pang-control kanina. Mm. Spear yun eh, pero nakapagbitaw pa. Tutusin, sabi mo, lack of crowd control, di ba? Nakapagbitaw pa ng BKB. Mm-hmm. Nabuhay pa si GPK. Kala ko nga, patay na kasi ang ganda ng arena spear. Kaso nga lang, yung follow-up na crowd control, wala. Naglalock dun sa may mind games. Isa lang ang tingin kong paganda for the side of Dire sa mind games. Eh, itong life drain yan na pinakawala ni Big Nam. Eh, yun yung nagpatagal ng buhay ng MK na nahulog sa puno kanina. Ay, nako. Buti ka tumagal pa yung MK dun eh. Ah, tumagal pa. At saka nung Philippine script siya, patay na dapat siya nila. Life drain lang talaga siya ng puno. Life drain! Yes. So, talagang malaki yung role dito para sa akin ng isang Broodmother on this game kasi siya yung tanging hero na kaya talagang pumasok sa backlines para patayin yung mga supports eh. Yun nga lang, nauunahan sila parate siguro ng outsiders kasi nga ang yaman ng Lina, Daddy A. Even Lina, si Sniper problema mo kung paano mo siya lalapitan on this game. And Lina, kapag nag-Eye of Ska dito or even yung damage item, ang hirap ng pigilan eh. Manlalambot ka sa teamfight. Ayun, dalawa yung problema mo. Meron pa isang factor dito eh. Yung information na bibigay ng Dragonite eh. Saka yung reaction din. Once kasi tumalun yung Dragonite sa teamfight, kailangan magre-react talaga yung mind games eh. So yun lang, nagko-compliment dun sa may sniper. Free hit na siya. Alam na sniper kung sino ta-targetin niya, no? Hindi mo na siya mapapansin sa fight eh. Hindi mo siya mapapansin, parang kanina. Busy ka sa nasa front eh. Kung sino yung nasa harap mo, yun din yung i-aim mo. Kasi syempre sila yung nakikita mo. Ayun, ito. Si Lina inverse kanina, kailangan nyo patayin. Then mamamatay na, hirap naman kung mabuhay eh. Nabuhay kanina. Tapos si Sniper, free hit lang. Hinihit nila si GPK, pero hindi nila napapansin. Okay guys, masakit pala si Sniper. Nararamdaman mo kahit papano. Baka Grobo, naka Dragon Lance. Napakalayo ng range, wala ka nang pang-dap eh. Tapos ang kinaganda pa yung passive ng Grobo, reduces magic resistance. Yes! 15% plus mo kada hit. Oh, spear! So may Lina inverse. Sinatin kung makapitalist nga nila, may follow-up na Founded Strike. Here comes the arena, pero yung Aegis of the Immortal has been proc. Life number 2, DM nga rin ito papasok. Mars is down. Free hit yung sniper doon sa may backline. And... sniper? DM kalayo and Lina inverse is alive thanks to the Aegis of the Immortal. Antayin nga lang nila mag-war off yung Wukong's command. And finally nga, mawawala na. 5 versus 4 yung ating sitwasyon, KJ. GPK, pre-hit. Walang didepensa. Nandun yung exorcism pero hindi nila makakapitalize for the side of mind games. At wasak yung rocks nila. Wala silang pakis sa exorcism kasi day doon na sobrang lambot lang eh. Sobrang lambot lang ng DP kapag nag... Maidas ba naman? Nag-Midas ba naman kasi? Sa game na to, hindi ka na pwede maging greedy eh. Lugi na kayo eh. Kapag lugi ka, eto, iniisip ko lang, nag-ina-attempt niya na at least iniisip niya yung long term na kapag tumagal yung game na to, hoy, worth it yung investment. Okay, meron nga lang siyang BKB, yes, lalaban naman lang si GPK. So, masok MK ha, na burnout rin yung kanyang BKB na gamit. And si Sakoda, marching into the backline, pero nandun yung dust. Hulo nga lang makaibigan yung Bane, there's a spear, life drain. Hulo si Bane ah. Oo, yun lang, mahuhuli nila yung Bane. Kanina pa to, ganyan yung style niya eh. The way he plays the game. Ganito siya maglaro. Daddy, napansin ko din kanina nung game number 1. Nagpapatukoki lang siya, oo. Nagbibigay siya ng information kung nasa heroes dito ng ano. Wala siyang pake kung mamatay siya or hindi. Kasi sobrang bilis niya lang din mabuhay eh. At siya position 5 lang siya. Nagbabuy time lang siya na okay, sige maging busy muna kayo sa akin. Pakuldownin ko lang yung BKB ng Lina. Mga ganong senaryo. Kasi anong gagawin ng isang Bane doon? Na wala siyang dalang ward eh. Wala siyang dalang ward. Wala. Understandable, okay. Si Bane mag-ward lang to dito. Pero wala siyang dalang ward or kahit ano. Sadyang nandun lang talaga siya. And imagine, he knows na ginow yung Lina doon sa area na yun. So meaning to say, there's a lot of heroes na nandun. Binibait niya lang talaga yung sarili niya. Okay guys, nandito siya. So. Oy. Fireball mga kaibigan, ako po, free hit yung sniper sa may backline. There's a right slick. And yung snow coming from the dragon house, your killing spree. Nakabili naman ng agent scepter mga kaibigan itong Broodmother for the side of mind games. Kaso nga lang tower,
might go down dito sa may gitna. Wala silang fortification to protect this tower. Habang si GPK may solo nga siyang laban. Ang sakit ng right click sa amin from sa may double damage. Diyos ko. Double damage saka niya. Lakas din talaga ni GPK sa may gitna. Kanina niya pa na-out eh, dati eh, yung kanyang katapat eh. Mars pa yung katapat lang. Niya. Oh. Mars pa katapat. Diba? Sobrang hirap nun. Mars at Slee na kalaban mo. Talagang papaulanan ka ng right click. Naku, MKB pa. Eh, may sniper. Easy-peasy lang ako. Oh. Wala lang. Oh, dragon. Decent lang. Malapit. Oh, alon. Fireball. Okay, nakamahitas mga kaibigan si Slayer. Asa natin yung light drain kinabit para masustain. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpaprovide ng damage rito ng outsider sa mid lane tower. Here comes the assassinate. First time ko pa na makakita ng assassinate. Tingnan niya ang ginagamit dati eh, kasi hindi na daw kailangan. Tapat na yung right knee. Kasi kung tutusin, mas malakas pa yung damage ng right knee compared mo naman sa assassin. Sobrang tagal ibitaw. Siguro ibibitaw na lang sa mga heroes na talagang patakas na. Pero sa teamfight, hindi na siya kailangan ibitaw eh. Right click ka na lang kasi mas maraming damage yung madideal mo kapag right click compared sa time na i-delay ng assassinate. Tagal mo ito eh. Meron point yung sniper na uso siya as a support, no? Tapos ang first item mo, Aghanim Scepter. Ginawa ko yung sa Civil War dati. For fun lang. For fun. Pero effective siya once nagkaroon ng Aghanim Scepter, sobrang buisit. Oo, kasi nasa malayo ka lang, tapos ang bilis ng cooldown, 10 seconds lang yata, tapos may stun. Yun yung bayad na bayad doon, tapos masakit yung damage. Kaya may point din talaga na nauso siya, pero siguro sa mga pro games, sobrang dalang lang siguro kapag gustong paganahin ang mga teams. Kasi syempre yung iba, kapag mga hindi DPC or what, hindi okay. Naman, oo. Sobrang ganda talaga nito. Oy. Mhm. Yes, daddy. Spinner's near, no. Ayun, no. Oh, ito sa Groot Mother, may nakalaban ako sa bagay niya dati, nakakainis eh. Nakakainis 'yan, oo, totoo. Para kang may access sa buong mapa. Bigla kang may snare. Buisit, oo, totoo. Magugulat ka na lang eh na ay. Ba't ako na ano, naru-root. Naru-root. Ah, lalo sa Groot Mother pala. Nakakalabas ng mapa yung mind games, ha? Nakakalabas ng mapa, pero mahirap pa rin to para sa kanila, Daddy A. Na lumaban. Kailangan... Ano ba? Kailangan kasi mamatay yung supports muna, eh. Yun yung mahirap dun, hindi nila mapatay, eh. Oy, oh, speaking of support niyan! Yes! Na-brought down nila, which is a very nice target to bring down. Nasa BKB TP out lang sagot rito ni DF. Alas pa sila sa Roshan, no? 2 minutes pa. Time sana nilang mag-Roshan dati eh. O kung mapapansin mo. Mabilis kasi yan. Please, yes. Spider Links plus EXO. Level 25 na. Tilods. Napakalakas ng damage. Binabakbak na yung bahay dito ng Mind Games. Pero oh, syempre. Oh, no! Eto oh, my God. Hurts. What to do? Naku. Aba, matapang ka. Oh, okay, MK, mahuhuli nga nila. Nandun yung stun, mga kaibigan. GPK with the BKB. MK muna ang uunahin. Wala kami pakialam rito kay Slayer. Mars is next. Habang Death Prophet inside the Roshan Pit. Debuffs yung kanyang exorcism pero he's isolated, mga kaibigan. And this might be the end for Slayer. Nilaro pa nga with the disruption. Sinko kamote. Yes, 5 kamote kay Jane. Yung mind games. Eh, mukhang this is it na yata. Hand of Midas. Wala sila mga buyback. Mars wala, DP. Wala. Mars DP lang ang meron. Mukhang pwede na yata i-call yung GG. There's GTA. Nag-deso na, oh. Nag-deso. Tatapusin ko na para hindi na kayo mahirapan. Sabi ni, ano dito, GPK. May gilip pa daw, eh, para patagal. Oo. Pero wala na. Wala din exorcism. At ayun, outplay talaga. Lakas ni GPK, oh. Game 1, game 2, sobrang consistent ng gameplay niya. Even nung first series nila, nung nakaraan, si GPK talaga yung mapapansin mo dito sa Virtus. I mean, sa Outsiders. Dada yung masasabi mo dito sa game na to, parang sobrang one-sided. Sobrang naging one-sided nga, you know. Paano ba, na-outplay lang sila?
Yung ko yung match-up, hindi maganda. Pangit yung heroes, daddy, sobrang, ng mind games. Oo, sobrang daming room na ginawa for adjustment. Oo. I mean, okay naman pala. I mean, okay yung heroes nila. It's just that, wala silang sagot dito sa dalawang supports pati sa sniper on this game. Oh. Sabihin natin tumamang sila sa laning phase. Pero kasi yung mga team fight na kinukuha nila, hindi sila nananalo. Tsaka sobrang ang tawag niyan, scatter. Kumbaga, magkakahiwalay. Kakahiwalay, hindi mo malaman. No? Right. Mahirap kasi kapag ganito yung heroes nyo, kailangan magkakasundo kayo. Sinong maunang pumasok? Kapag pumasok yo, ako, gagamit ka ng X-Men, etc. Kasi wombo-kombo yung heroes nyo eh. Nandun yung setup eh. Kapag yung isa nagkamali, gulo-gulo buhay na kayo. Kasi gagamitin nyo yung mga ultimate nyo, tapos may nagkamaling isa, tapos na ang laban. Yun yung nangyari dito sa Mind Games. Kasi hindi magka... Mamamatay ka agad din yung heroes nila kasi sobrang yaman ng Lina on this game eh, you know? Wala, yun talagang wala akong makita na magkayang mag-jump in dun sa may Lina, no? Pwede yung MK sana, kaso nga lang, di naman niya pwedeng expose yung sarili niya kagad. Kasi kung talunan mo yung Lina, may sniper yun sa may backline. Meron pa, ito yung naramdaman ko sa game. Hindi mo ganun karamdam yung sniper, pero masakit siya. Masakit, oo. Low-key, low-key lang siya na dumadami sa may backlines. Low-key, ganun lang yung ginagawa rito ng sniper. Pero kita mo naman, 7-0 si GPK, so was si Dragonite. Wala, yun na nagkadagger yung Dragonite, doon na nagsimula mag-follow up itong side ng Mind Games. Sabay lang naman sila nagkadagger ng Mars, is just that mas maganda yung pinipiling team fight dito ng Outsiders. Yeah, they know when to fight and not to fight dito sa game na to. So, completely outplayed, outdrafted ng Outsiders etong Mind Games, mga kaibigan. And that should be for our first series, Daddy A. Hopefully, nag-enjoy yung ating viewers out there. And hopefully, mag-stay kayo dahil nga meron pa tayong second series and third series for today. So, abangan nyo yan, mga kaibigan. Oh, meron pa tayong next series, Teen Spirit vs. HellRaisers, KJ. Maganda yan. Yes, laglagan. Laglagan portion. Tinan natin kung nandun pa yung asim lang yung Steam Spirit. Pero yung HellRaisers nakaraan, medyo hindi maganda yung kanilang gameplay. Although nabi yung kanila nakalaban. Pero abangan natin, mga kaibigan. Pero kami ni KJ, is magpapaalam na nga pala sa inyo. Magandang gabi. Mag-stay tune pa rin kayo sa Kuya Nick para sa coverage namin ng next fight, which is Steam Spirit versus HellRaisers. Magandang gabi po sa lahat.